Gusto nang mag-asawa ni Lucas. Sawa na siya sa kanyang happy-go-lucky lifestyle. Gusto na niyang mag-settle down. Gusto na niyang magkaanak. Pero ang problema, wala siyang mapili sa mga naging nobya niya. Wala isa man sa mga ito ang matatawag na wife material. At parang hindi rin naman talaga siya minahal. Kaya nagkaroon siya ng plano, ang humanap ng tamang babae na mamahalin siya at hindi ang kayamanan niya. Para magawa iyon, kailangan niyang pansamantalang kalimutan na siya si Lucas Del Franco. Kasama sa listahan ng mga Royal Magazine ng pinakamayayaman sa mundo at nagmamay-ari ng pinakamalalaking bank institution at largest mall developer sa bansa, kailangan niyang magpanggap na mahirap. Ayos na ang plano, kompleto na ang props. Kailangan lamang niyang makasiguro na magiging maayos ang lahat. Magandang araw, Angels. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. I'm sorry, Amanda. Hindi ako pwede ngayong gabi. Napalingon si Lucas nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang pinsan niyang si Chris. Sumenya siyang maghintay ito. I'm just busy. Hindi talaga ako pwede. No, hindi naman sa ganun, honey. Ay. Napangiwi siya at biglang inilayo ang receiver sa tenga. Iiling-iling na binalik niya ang receiver sa cradle nang masiguradong wala na siyang kausap sa kabilang linya. Was that Laika, your flavor of the month? Ha? Huh? At binagsakan ka niya ng telepono dahil. Iniikot niya ang upuan paharap sa ceiling to floor window overlooking the business district of Makati. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang kumuha ng dalawang beer si Chris sa ref niya. Lumapit ito at umupo sa gilid ng kanyang mesa. Paharap din sa tanawing pinagmamasdan niya. Iniabot nito ang lata ng beer sa kanya. Inaya niya akong lumabas. I told her I was busy. Humarap siya sa pinsan. Nakataas ang isang kilay nito. Busy? Kailan ka pa naging busy kapag babae nang nag-aaya? Tinignan niya ito ng matalim. Tumawa lamang ito. Teka, parang ganito rin ang nadatnan ko kahapon and the other day and last Tuesday. Nagtaka itong tumingin sa kanya. Don't tell me na hindi ka na lumalabas kasama ang mga babae mo ngayon buong linggo na to. Tama ka, Chris. Natawa siya sa exaggerated na pagkagulat nito. Teka muna, nilalagnat ka ba, Lucas? Of course not. Nagsalubong ang mga kilay nito. You're not the Lucas I know. Bigla itong tumayo at pumunta sa kabilang side ng table. Sino ka? Anong ginawa mo sa pinsan ko? Binato niya ito ng nilamukos na papel. Tumigil ka nga, Chris. Ang OA mo. Natatawang umupo ito sa mahabang sofa. Tumayo siya at naupo sa tabi nito. Isinandal niya ang ulo at pinikit ang mga mata. It had been a tiring week. Nabugbog yata ang utak niya sa sunod-sunod na meetings. So what's with you? Nakapagtataka lang dahil tumatanggi ka na sa mga babae ngayon. Komento pa ni Chris. Wala lang ako sa mood. Nagsasawa ka na kay Laika? Panguhula nito. You could say that. Aniyan, nakapikit pa rin. Then, iwan mo siya. Marami namang gustong mag-apply para maging flavor of the month mo. Napailing na lamang siya. Yung papasikat na model ng isang TV network, matagal nang nagpaparamdam sa'yo. I don't like her. Di dun ka na lang sa cosmetic surgeon. Napadilat si Lucas sa narinig. 10 taon ang tanda nun sa akin. And so, wala naman sa edad yun. Nanlisik ang kanyang mga mata, ngunit tumawa lamang ito. Lumagok siya ng alak at pagkatapos ay bumuntong hininga. Bakit pakiramdam ko ay hindi ka lang naiinip talaga? Usisa nito. Tumayo si Lucas at muling lumapit sa bintana. Dahil nasa mataas na floor ang kanyang opisina, ay tanaw niya ang nangyayari sa ibaba. Parang langgam na nakapilang naglalakad ang mga tao. Animoy mga laruan lang ang tumatakbong mga sasakyan. I don't know, Chris, pero lately parang... Sumulyap siya sa pinsan. Parang nagsasawa na ako sa ganitong buhay. Ayaw mo nang maging mayaman? Umiling siya.
ang ibig kong sabihin, nagsasawa na akong makipaglaro. Humarap siya sa kausap at tumitig dito. Gusto niyang makita ang reaksyon nito sa susunod niyang sasabihin. I want to settle down. Gusto ko ng mag-asawa. Muntik namang maibuga ni Chris ang iniinom na alak. Kandasamid ito sa pagkabigla. Tama bang dinig ko? Gusto mo ng mag-asawa? Tama ka. Umaliwalas ang mukha niya. I want a wife. Malawak na bahay. A playground in the middle of a garden. I want to have kids. Kalahating dosen ng mga anak. Kung kakayanin ang magiging asawa ko. Malapad ang pagkakangiti ni Lucas. Tila siya nangangarap ng sandaling yun. You're definitely screwed up. Anito na inisang lagok ang natirang beer sa lata. I need a stronger drink. Wika pa ni Chris. Come on, Chris. Naiiling na tinignan siya ng pinsan. Ano bang masama kung gusto ko ng mag-asawa? Walang masama, Lucas. Nakapagtataka lang. It's so unlike you. Wala naman akong sinabi noon na forever akong magiging bachelor. Katuwiran niya. Hindi sa ganun. It's just way too early. Inubos niya ang laman ng canned beer. I'm 31 years old. Next year ay wala na sa kalendaryo ang edad ko. I still think it's way too early. Hindi mo ba naisip? You'd be missing out a lot kapag nag-asawa ka na. You mean, pakikipagkilala sa ibang babae? Yung iba't ibang putahe kada buwan? You know that I don't bed every girl I meet. Hindi ako ganun kagusto sa babae. Komento niya. At yun naman ang totoo. People may think he was the classic Casanova. Dahil na rin sa kabi-kabila ang babae na nililink sa kanya. Pero ang hindi alam ng marami, masyado lang siyang maginoo para tanggihan ang mga lumalapit. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay humahantong sila sa kama. Hindi siya basta bumibigay, kahit gaano pa kaganda ang isang babae. Nagkibit-balikat lamang si Chris. Hindi yun ang lumalabas sa mga balita. Masyado kang maraming naririnig na maling impormasyon. Wika niya. Humalakhak ito. I'm serious. Sawa na talaga ako sa pagbubuhay binata. Ewan ko, Lucas. Baka naman naguguluhan ka lang. Desidido na ako. Bago matapos ang taon, ikakasal ako. Seryoso na wika pa ni Lucas. Hindi basta-basta ang pag-aasawa, Lucas. Sabi nga ng mga matatanda, hindi yun parang kanin na mainit na isusubo at kapag napasoy iluluwa. Alam ko. Nalilito pa rin ang kanyang pinsan nang sinulyapan siya. Pero wala naman talaga itong magagawa. So okay, let's say na hindi ka nabibigla at talagang desidido ka na. Sino naman ang pakakasalan mo? Sino ang pipiliin mong reyna nitong empire mo? Iyon ang malaking problema. Walang mapili si Lucas sa mga naging girlfriends niya. Bukod sa hindi siya naniniwalang mahal siya ng mga ito, wala rin siyang makapang special na damdamin sa kahit na sino man sa kanila. He might be the richest guy in the country, but he was also the typical old-fashioned guy who believed in love and marriage, and he wanted to marry out of love. Yun ang problema ko. Hindi ko pa nakikita ang babaeng karapat-dapat kong pakasalan. Ano ba ang tipo ng babaeng hinahanap mo? Someone who loved me for what I am. Yung mas unang mamahalin ang pagkatao ko kaysa sa bank account ko. Napasipol si Chris. Huh, malaking problema yan. Sa estado mo ngayon, mahihirapan kang hanapin na ganyang tipo ng babae. Hindi ito nagbibiro. Kilala siya sa Alta Sociedad. Sa kanya ipinamana ng kanyang ama ang multi-billion empire nito. Nakabandera sa mga business magazines ang mukha niya. Laman siya palagi ng ilang balita sa ilang kilalang newspaper. Mas nauunang malaman ng mga tao ang net worth niya kaysa sa paborito niyang pagkain. Ganoon din ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. At marami ang mga babae na pera lang ang habol sa kanya. Kasing dami ng mga babaeng umaaktong mahal siya. Pero panay naman ang ungot sa kanya ng kung ano-ano. Alam ko nga kaya tinawagan kita. May gusto kong hilingin sa'yo. His cousin stared at him incredulously. Huwag mong sabihing ako ang pahahanapin mo ng magiging asawa mo. Bakas kaagad ang pagtutol sa mukha nito. Huh, ano ka ba? Bakit ko naman gagawin yon? Mamaya'y agawin mo pang mapapangasawa ko. Gusto kong ikaw muna ang mag-take over ng company. I'm going away for a while. Pupunta ako ng Batangas City. Anong gagawin mo dun?
I'll do a little experiment of my own. Sinabi niya rito ang plano niya. Napahagal pa kito ng tawa. Really, Lucas? I never thought you were that serious. Nginitian lang niya ang kaibigan. Katulad ng dati ay nakasimangot si Amanda nang pumasok siya sa lobby ng Marquez Building. Lalong nalukot ang mukha niya dahil sa nakita niyang pila ng mga sasakay sa elevator. Kainis naman! Naiinis na wika niya. Sa halip na pumila at maghintay, nagpasya siyang gumamit na lamang ng hagdan. Late na siya. Lalo siyang malilate kung magpapatumpik-tumpik pa siya. Kung bakit kasi Lunes na Lunes ay tinanghali siya ng gising. Pagdating niya sa bus terminal, ay nakaalis na ang mga biyaheng regular niyang sinasakyan mula Cavite hanggang Loton. She had to wait for the next trip. At kahit dumaan sa expressway ang bus, inabutan naman sila ng traffic sa Tambo. Ang resulta, 15 minutes siyang late, na posibleng maging kalahating oras pa dahil hetong at hanggang ngayon ay inaakyat pa rin niyang hagdanan. Sandaling huminto si Amanda sa kalagitnaan ng second floor stairwell. Humihingal na siya, tumutulo na ang pawis. Hindi birong workout ang akyatin ng tatlong floors papasok sa opisina. Idagdag pa doon ng 5 minutes walk mula sa kanto, papunta sa mismong building na inuupahan ng opisinang pinapasukan niya. Kung anong ayos niya pag-alis ng bahay, daig pa niyang nakipaghabulan pagpasok niya sa opisina. Kahit hinihingal, pahangos pa rin siyang pumasok doon. Nanginginig ang mga kamay niya nang mag-time in gamit ang lumang bundy clock. Maraming tao ang naghihintay sa waiting room nang dumating si Amanda. Tambak na rin ang mga application forms sa kanyang mesa pag upo niya. You're late? Anang best friend at kapwa clerk niyang si Bea. Sure sila ng cubicle. Magkatalikuran lang ang kanilang mesa. Tinanghali ako ng gising. Ani ang bahagya ng nahimasmasan. Sandali siyang nag-retouch bago itinuon ang pansin sa trabaho. Napuyat ka na naman siguro sa pakikipag-chat mo kagabi ano? Namula ang dalawang pisngi ng dalaga. Sa halip na sumagot ay niyuko na lamang niya ang santambak na application form sa kanyang mesa. Trabaho nilang dalawa ni Bea ang i-screen ng mga yun kung pasok nga sa requirements ng kumpanyang pinag-a-applyan ng mga aplikante. So ano na ang resulta? May nakilala ka na bang prospective jowa? Regular na nagbabrowse si Amanda Mendez sa isang kilalang dating site. Umaasa siyang may makikilalang lalaki na pwedeng maging passport niya upang magkaroon ng magandang opportunity para guminhawa. May ilang foreigners na siyang napupusuan, pero hindi pa niya pinadadalhan ng private message ang mga ito. Wala pa, pumipili pa rin ako. Sus, ano ka ba naman? Baka masyadong mataas ang standards mo. Babaan mo naman kahit konti. Nilingon niya ang kaibigan. Bea, tumanda na ako ng ganito at hindi nagka-boyfriend. Ngayon ko pa ba ibababa ang standards ko? 25 ka lang, hindi ka pa matanda. Natatawang ibinalik niya ang pansin sa trabaho. Sa totoo lang ha, mahirap nang makahanap ng lalaking taglay ang qualities na gusto mo. Imagine, gusto mo ng lalaking may 4Ms? Ano naman ang masama dun? Amanda, imposibleng makakilala ka pa ng mayaman, matalino, mabait, at magandang lalaki. Kung matanda, mayaman at madaling mawala ay pwede pa. Napahagalpak siya ng tawa. Oh, narito na pala tong sweetheart ko. Singit ng officer nila na si John. Nakapwesto ito sa cubicle na tabi lang nila. Iningusan ni Amanda ang binata. Pwede ba John? Huwag mo nang dagdagan ang pagkasira ng araw ko. Mataray niyang tugon. Sobra ka naman. Porke ba wala sa akin yung isang M na hinahanap mo? Sinusupladahan mo na ako? Animo'y nagtatampong sumbat nito. Naiiling na inikutan niya ito ng mga mata. Si Bea naman ay tatawa-tawa lang sa likuran niya. Alam niyang malaki ang pagkagusto sa kanya ni John. Maraming nakakagusto sa kanya actually. Hindi lang sa loob ng opisina, kundi maging sa barangay nila. Siya lang talaga itong ayaw. Ayaw niya sa simpleng lalaki. Sabihin ang ilusyonada siya, pero gusto niya talagang mayaman ang maging unang boyfriend niya and eventually maging asawa. Sawa na siya sa hirap. Sawa na siyang dumaan lang palagi sa palad niya ang monthly paycheck dahil sa kabi-kabilang utang. Sawa na rin siyang magmadali at bumiyahe ng mahigit 3 oras sa araw-araw para lamang magtrabaho.
Kaya nga siya naghahanap ng foreigner na pwedeng maging asawa. Baka sakaling madala siya sa abroad, sakaling maging sila. Magtrabaho man siya roon, malaki naman ang kikitain niya. Malaking tulong iyon sa pamilya niya, lalo na sa mga kapatid niyang pinag-aaral. Ano Amanda, kailan ka ba sasamang makipag-date man lang sa akin? At saan mo naman ako dadalhin, Aber? Ikaw, kahit sa first class restaurant pa'y gagawin ko. Mangungutang ako para madala kita sa isang mamahaling lugar. Hay nako dyan, pwede bang tigilan mo na si Amanda? Ibaling mo na lang kasi sa ibang pag-ibig mo, dahil never kang magugustuhan itong kaibigan ko. Umingos ito. Ganyan kayo, iniismol niyo ako. Pag ako tumama sa loto, makikita niyo. Anito sabay walk out. Nagkatinginan na lamang sila ni Bea nang lumayo na ang binata. Kapwa nila pinipigil ang mapatawa. Nailing na pinagpatuloy na lamang ni Amanda ang trabaho. Salubong ang kilay at nagdatagis ang mga bagang ni Lucas habang binabasa ang sulat na inabot ng kanyang secretary. Nakasilid iyon sa isang plain white envelope na walang postage stamp. Isa iyong typewritten message, isang warning. Pinag-iingat siya dahil may mangyayari daw na hindi maganda sa kanya. Nilamukos niya ang papel at ibinato sa trash bin. The note didn't scare him. Oh, bakit ganyan ang pagmumukha mo? Puna ni Chris nang pumasok ito. Bit-bit ang isang malaking backpack. Wala, may naalala lang ako. Tumayo siya at lumapit dito. Dala mo na ba yung mga pinabili ko? Inutusan niya itong bumili ng mga damit sa divisoria. Sa halip na sumagot ay binuksan lamang nito ang backpack. Nasa loob ang mahigit isang dosenang t-shirt at isang pantalon. Siyempre paipulos hindi branded ang mga yun. Iniabot ni Chris sa kanya ang isang Nokia 3210 na cellphone. Do you really need that? Abay, pinahirapan mo akong maghanap niyan. Tinawanan niya ang pinsan. Saan ka naman nakagitan ng laborer na naka-blackberry? Tinitigan siya nito ng masama. Hindi ako makapaniwala na ipagpapatuloy mo pa rin tong ideyang to Lucas. I told you I'm serious. Bumuntong hininga na lamang ito. Ano, tama na ba yan? Okay na to. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan pa ako. Nga pala, pahiram mo na sa akin yung motorsiklo. Hiniram niya kasi yung motorsiklo ng driver nito. He settled for a not-so-old Yamaha model. It wouldn't be convincing if he was caught riding his Ducati. Nasa parking lot na. Nagpasalamat siya. Eh si Carlos, natawagan mo na? Ito naman ang nagtanong na ang tinutukoy ay ang college friend nila, na ngayon ay may-ari na ng isang bus line sa Cavite. Yup, nung isang araw pa. Ang totoo ay sinadya niya ito sa bahay nito sa Cavite City. Don't tell me na pumayag din siya sa plano mo. Ngumiti siya ng malawak. Paano ba niya makakalimutan ang naging reaksyon ng kaibigan? Muntik nang mabulunan si Carlos dahil sa gulat. Straight tuloy nitong ininom ang juice na laman ng baso. Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Sabi ko baka pwedeng mag-apply akong konduktor pansamantala. Nanlalaki ang mga matang tinitigan siya ni Carlos. Naman Lucas, anong kalokohan naman to? Natawa lang siya. Hindi ito kalokohan, Carlos. To be honest, I'm on a mission. Gusto kong mag-conduct ng isang social experiment. You what? Pati yata isip nito ay nagbara. Hindi siya nito maintindihan. Iniikot ni Lucas ang kanyang mga mata at matyagang ipiniliwanag dito ang panig niya. I want to get married, pero ang gusto ko ay iyong ako ang mahal ng magiging asawa ko at hindi ang pera ko. Gusto kong magpanggap na isang ordinaryong tao. I'd like to find out kung nage-exist pa rin ang true love o pera na lang talaga ang binibigyang halaga ng tao. Ah, so gusto mong maghanap ng babaeng may in-love sa'yo kahit isa ka lang konduktor? Tumango siya. Sa bagay, maraming magaganda dito sa Cavite. Kaya lang. Napapalatak ito. Baka mahirapan ka. Praktikal ang mga babae ngayon. Hindi na lang puso ang ginagamit nila, kundi mas ito. Turo nito sa isip. Nagkibit-balikat siya. Hindi ko naman malalaman kung hindi ko susubukan. So, gaano katagal ang palabas na to? Hindi pa ako sigurado. 3-4 months maybe. Basta, kapag wala akong nakilala na papasa sa panlasa ko, bago mag-October, I'll give up. Tumango lamang ito. So, am I hard?
Tanong niya. Inakbayan siya nito sa balikat. Why not? It's not everyday na magkakaroon ako ng gwapong konduktor. Baka dumoble ang mga pasahero ng bus ko. Nagtawanan silang magkaibigan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Amanda kapag nakita niya ang gwapong konduktor na makikita niya sa araw-araw? Kailan ka mag-uumpisa sa pagiging konduktor mo? Wika ni Chris sa binata. Ililipat na ako sa apartment sa Cavite bukas, kaya starting tomorrow, ikaw muna ang OAC dito sa opisina. Tinawagan mo na ba sina Tito? Alam ba na parents mo tong balak mo? I don't want to bother them. Ngayon palang ine-enjoy na ni Dad ang retirement niya. He's having a great time with my mom. Ayokong sirain yun. Taon nang nasa Hawaii ang mga magulang ni Lucas. Nagpa siyang mag-asawa, nagugulin roon ang retirement days ng mga ito. Napailing si Chris, may pag-aalala pa rin sa mukha nito. I don't know, Lucas. Parang ako ang natatakot dito sa gagawin mo. Ano naman ang dapat mong ikatakot? I'm perfectly capable of taking care of myself. Matagal siyang tinitigan nito. Seryoso ito ng magsalita. I know you've been receiving threats. Nagsalubong ang mga kilay niya. At sino namang nagsabi sa'yo niyan? I happened to read one of the letters the other day. At kinumpirma mismo sa akin ni Donna na ilang linggo ka nang nakakatanggap niyon. Nag-isang linya ang mga labi ni Lucas. Bakit hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa sulat? It's nothing, Chris. Trabaho lang yan ang mga walang magawa sa buhay. Don't take it seriously. I don't think na isa lang yung prank. Your life may be seriously in danger. Katuwiran nito. Tumawa siya. Masyado kang napaparanoid dahil lang sa isang walang kabuluhang bagay. Huwag mo na lang kasing pansinin. Lucas. Look, granted na mga taong balak akong gawa ng masama. Pero hindi nila ako makikilala dahil magpapanggap nga akong konduktor. Hindi siguro nila ipagkakamali ang isang billionaire sa isang ordinaryong trabahador lang. Walang dalawang tao ang magkamuka. Not in the same lifetime unless identical twins sila. Kahit anong disguise pang ilagay mo dyan sa mukha mo, they'll figure it out soon. And that's what makes me nervous. Walang makakatulong sa'yo kapag nangyari yun. Sa halip na mabahala ay natatawang pinapik ni Lucas ang balikat ng pinsan. Thanks for the concern, cousin. But I think you're still overreacting. Walang mangyayaring masama sa akin, kaya wala kang dapat ipag-alala. It was her most dreaded day of the week, Monday. Umpisa uli ng isang linggong pagising ng maaga, pag-uwi ng gabi, pakikipagbuno sa ibang pasahero sa bus, at pag-iinit ng ulo dahil sa traffic. She had been struggling with the same routine for 7 years. Mula nang mag-graduate siya sa 2-year course sa computer secretarial, gusto sana ni Amanda na maging computer engineer. Pero hanggang 2 taon lamang na pag-aaral ang kaya ng sahod ng tatay niyang clerk lang sa City Hall. Nag-aaral din kasi ang 2 pa niyang nakababatang kapatid. Pinagkakasya lang nito ang kinikita sa pamilya. Nakakasawa na. Nakasimangot na bumaba ng jeep si Amanda at pumasok sa bus terminal. May 5 minutes pa bago umalis ang nakaschedule na biyahe. Umupo muna siya sa waiting area kasama ng ibang pasahero. Iniinspeksyon pa kasi ng mekaniko ang makinilya ng bus. Muli niyang naisip ang tungkol sa sitwasyon niya. Kahit gusto niyang maging optimistic, wala talaga siyang makitang magandang future para sa kanya at sa kanyang pamilya. Unless she's do something drastic. Binalak na niyang mag-abroad, pero wala siyang pang-placement fee. Sinong magpapautang ng 30 mil ng walang kolateral? Hindi siya pwedeng mag-apply sa mga job postings ng mismong agency na pinapasukan niya. May policy kasi na walang internal hiring sa opisina nila. Kung gusto niyang mag-apply sa isa sa mga openings abroad, kailangan niyang mag-resign at dumaan sa normal na proseso ng pag-a-apply. May mga nakikita siya sa internet, pero yun nga, ay kailangan pa rin niya ng pera. Yung biyaheng loton dyan, pwede na kayong sumakay. Sigaw ng dispatcher. Halos sabay-sabay nang nagtayuan ang mga katabi niyang pasahero. Pagpasok sa bus ay umupo si Amanda sa kanyang paboritong upuan. Iyong 3rd window seat sa side ng driver.
Maya-maya ay lumula na ang driver. Kilala na niya si Mang Isko, pati na ang konduktor nitong si Robert. Ang hindi niya kilala ay ang kasama nitong binata. Bagong driver? Pero hindi. May suot itong belt bag at naka-uniforme ito ng katulad sa ibang konduktor. Bagong konduktor siguro. Aniya sa sarili. Huling sumakay ang konduktor na si Robert na nakasuot ng civilian clothes. Mukhang hindi ito ang naka-duty ngayon. Ano pare, ready ka na? Robert said in his usual Visaya accent. Oo naman. Nagsalubong ang mga kilay ni Amanda at muling sinilip ang unahan ng bus. Nakatalikod ang baguhang konduktor. Matangkad ito, puna niya, at maganda ang boses. Buong buo at lalaking lalaki. Biglang lumakas ang tibok ng puso niya nang sumulyap ito sa driver. Wow! Ang tangos ng ilong at ang ganda ng lips. Konduktor ba talaga to? Bigla itong lumingon sa gawin nila. Hindi niya alam kung nahuli siya nitong nakatiting dito. But just the same time, namumula na bigla siyang tumingin sa bintana. Napataas ang kilay ni Lucas nang mapuna ang dalagang nakaupo sa third seat. Nahuli niya itong nakatiting sa kanya at bigla itong nagbaling ng tingin nang lumingon siya. From his distance, kita niya ang biglang pamumula ng pisngi nito. Malapit na sila sa checkpoint nang sumenya si Robert na mamigay siya ng ticket. Kinuha niya ang binigay nitong bundle at isa-isa niyang tinanong ang mga pasahero. Miss, san ka? Tanong niya pagtapat sa nakayukong dalaga. Pedro Hill. Pumunit siya ng ticket na sakto sa dapat na pamasahe. Nang abutin nito ang ticket ay hindi pa rin ito nakatingin sa kanya. May pumasok na kalokohan sa isip niya. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tama ang hula niya. On impulse ay bigla itong nag-angat ng muka. Round, innocent eyes. Iyon ang una niyang napuna. Wala sa loob na napangiti si Lucas. Hindi pa man, mukhang may kahihinatnan na itong sinimulan niya. Hindi na niya nagawa pang obserbahan ang kilos ng dalaga dahil unti-unti nang napupuno ang bus at naging abala siya sa pagbibigay ng ticket at paniningil. Ngunit sa tuwing mapapadaan siya sa pwesto nito, ay sinusunyapan niya ito. Paminsan-minsan ay nagtatagpo ang mga mata nila. Mukhang mayat-maya rin siyang tinititigan ng estranghera. Nakapagtataka, pero nagugustuhan niya iyon. Punong-puno ang bus. Ngayon lang siya naka-experience ng ganito. At hindi rin miminsang uminit ang ulo niya dahil sa makukulit at pasaway na pasahero. Mabuti na lang at likas na mahaba ang pasensya niya. At kahit paano, ay naiintindihan niya ang mga ito. Karamihan sa mga sakay nila ay mga papasok sa trabaho at naghahabol ng oras. Nagtitiis sa mga itong makipagsiksikan sa puno ng sasakyan para lang umabot sa oras. Nasa Rojas Boulevard na sila nang magsimulang lumuwag na ang loob ng sasakyan. Wala na rin siyang kailangan tiketan at singilin ang pamasahe. Not bad for my first day. Aniya sa sarili. Okay ka lang? Tanong ni Robert na sinabayan pa ng tapik sa kanyang balikat. Nang dumami na ang pasahero ay nakaalalay na ito sa kanya. Dito siya ipinasa ni Carlos dahil mapagkakatiwalaan daw ito. Sa buong opisina ay ito lang ang nakakaalam kung sino talaga siya. For the rest, anak ng dating driver ni Carlos ang pakilala niya. Sisiu. Pagmamayabang ng binata. Nagtawa na ng dalawa niyang kasama sa unahan. Lumiko sila sa Quirino patungong Taft. Pagdapat sa Philippine Women's University ay bumaba ang tatlong estudyanteng babae. Bye Pogi! Bukas uli ha! Walang gatol na sabi ng isa. May iniabot namang isang papel ang isang kasama nito. Nang buklatin niya ay may tatlong pangalan na may corresponding cellphone numbers ang nakasulat doon. Mang Isko, mukhang mauungusan tayo nitong lalaking to. Abay unang araw pa lang, mabili na sa mga babae. Tsaka kung dito pa lang maya-maya'y siksika na tayo. Paniguradong maraming mag-aabang dito sa bus natin bukas. Tukso ni Robert na sinagi pa siya sa balikat. Naiiling at natatawang sinilipan ni Lucas sa side mirror
ang tatlong estudyante na halatang kinikilig pa rin habang nag-uusap. Naging pula ang stoplight, malapit sa kanto ng Pedro Hill. Manong, bababa na po ko. Malamyos ang tinig na nagsalita. Hindi na siya nagtaka nang makitang iyon ng dalagang nagnanakaw ng tingin sa kanya. Binuksan ng driver ang pinto ng bus. Tumabi si Lucas para paraanin ang dalaga. Nakayuko ang babae at hindi man lang sumusunyap sa kanya. At dahil nakaharap siya sa gawin ng mga paparating na sasakyan, nakita niya ang isang motor na sumiksik sa pagitan ng bus nila at ng katabing sasakyan. On instinct, ay hinawakan niya ang dalaga sa braso para hindi ito kaagad makababa. Miss, sandali. Kunot ang noong tumingala ito sa kanya. Once again, their eyes met. And once again, he was entranced by her expressive eyes. May parating na motor, mahagip ka. Umawang ang bibig nito na parang may gustong sabihin. Pero itinikom nito iyong muli. Nadako ang tingin niya sa nakasara nitong labi. Natural na kulay rosas ang kulay ng mga ito at hugis puso. Fuller at the bottom and with just a touch of a lip gloss. Wala itong masyadong kolorete sa muka maliban sa light face powder at eyeshadow. At dahil magkadikit sila, nasamyo rin niya ang fruity scent na kulo na gamit ng dalaga. Nabasag ang magical na sandali nang isara ni Mang Isko ang pinto at dahan-dahang umusad ang bus. Teka ho, bababa na ako. Itatabi ko lang sa kabila, Ineng. Napasunyap itong muli sa kanya. She looked panicked now. Her eyes as round as average size marbles. Pwede bang bitawan mo na ang braso ko? Kaya naman pala, hawak pa rin niya ito. Oops, sorry miss. Pasimple siyang inirapan ng dalaga na kinangiti niya. Nang maitabi ang bus ay bumaba na ang dalaga. Nagpasalamat ito sa kanya at ikinasaya niya iyon. Bakit ang pula ng mukha mo, Amanda? Puna ng kaibigan niyang si Bea. Nakasalubong niya ito at katulad niya ay papasok din ito sa cubicle nila. May bitbit itong isang tasa ng kape. Huwag mong sabihin na naghagdanan ka, ang aga pa. 7:30 pa lang, alas 8 pa ang bukas ng opisina nila. Medyo mainit lang ang sinakyan kong bus. Dahilan ni Amanda. Teka lang, punta ako sa CR. Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Mabilis siyang pumasok sa ladies room na nasa pinakadulo ng hanay ng mga cubicles. Kainis! Natampal niyang bigla ang dalawang pisngi. Kaya pala ganoon na lang ang pagtataka ni Bea. Hindi lang siya simpleng nag-blush. Pulang-pula ang buong mukha niya at pati ang malaking bahagi ng kanyang liig. Halatang halata dahil maputi siya. Kung bakit naman kasi ganoon na lang ang epekto sa kanya ng gwapong konduktor na yon. Na love at first sight pa yata siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. No, hindi pwede. Hindi siya pwedeng ma-inlove sa isang konduktor lang. Attracted lang siya rito dahil gwapo ito. It couldn't be love. Paulit-ulit niya yung sinabi sa kanyang sarili. Habang pilit ibinabalik sa normal ang tibok ng kanyang puso. At lumipas ang ilang minuto na hindi pa rin humuhupa ang pamumula niya ay napilitan na siyang maghilamos. Okay ka na? Tanong ni Bea nang makabalik siya. 10 minuto rin yata siyang nakalagi sa loob ng restroom. Okay naman ako, medyo mainit lang talaga. Pagdadahilan niya na umupo na sa kanyang pwesto. Baka lalagnatin ka? Uso pa man din yan ngayon. Baka nga. Sang-ayon na lamang niya. Lumipas ang maghapon na naging abala na sila sa trabaho. Palagi namang ganoon sa agency nila. Alas 6 pa lang ng umaga, ay may mga taong naghihintay na sa labas ng opisina. May mga datihang OFW na nagre-report lang. Pero karamihan ay mga baguhan na nagnanais makipagsapalaran sa ibang bansa. Walang ipinagkaiba ang mga ito sa katulad niyang naghahangad ng kaunting ginhawa. Nang sumapit ang alas 5, ay sinabihan sila ng department head na kailangan nilang mag-overtime hanggang alas 8. Nagkatinginan sila ni Bea. Naman, mamiss ko ang isang episode ng sinusubaybayan kong telenovela. Pagmamaktol nito, natatawang napailing na lang si Amanda.
Ganyan talaga, Bea. No choice tayo. Mabuti nga, taga-ermita ka lang. Ako, Cavite City pa. Panigurado alas 10 na ng gabi ako makakauwi nito. Malalim ang buntong hininga ang pinakawala ni Amanda. Napapagod na siya. Pero gaya nga ng sinabi niya, wala siyang choice kundi ang sumunod. Hustong alas 8 nang mag-time out na sila ni Bea. Magkaiba sila ng daan. Tatawid pa sana siya sa kabila para makasakay ng bus. Bea, huwag mo na akong ihatid sa kabila. Kapag wala silang overtime, ay sumasabay ito sa kanya patawid at hinihintay siyang makasakay bago ito tatawid uli sa kabila. Sigurado ka? Okay lang sa'yo? Oo naman, at saka punuan na ang jeep eh. Baka mahirapan kang magsakay kung hihintayin mo ko. Pumayag naman ang kaibigan. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Nagmamadali siyang tumawid habang nasa pula pa ang traffic light at nakahinto ang mga sasakyan. Tamang-tama, may namataan na siyang bus na paparating. Hindi na siya maghihintay ng matagal. Sana lang ay hindi yun gaanong puno. Nang mag-go ang traffic, ay hindi na niya hiniwalayan ang tingin ng bus. Nang medyo malapit na iyon ay sumenya siya. Nagmaniobra naman ang driver para itabi ang bus. Pero napangiwi si Amanda nang makitang may ilang lalaki ang nakatayo sa bandang hulihan. Kainis? Pihadong sa bakoor na naman ako makakaupo nito. Miss, dito ka na maupo. Si Robert iyon. May inilabas itong isang maliit na bono black chair mula sa gilid ng driver. Sa pagmamadali niyang makasakay, hindi niya napansin na ito rin ang bus na sinakyan niya kaninang umaga. Otomatikong tumibok na naman ang malakas ang kanyang puso. Ibig sabihin ay narito si Mr. Poging Konduktor. Sige na, Miss, upo ka na. Thank you. Masyadong mababa ang mono black chair at nalilinis ang laylayan ng palda niya. Pero mas okay na yon kaysa ang mangawit ang mga binti niya sa pagtayo. Wew, sana hindi tayo ma-traffic. Nagkunwari siyang naghalugog sa kanyang bag. Narinig na kasi niya ang pamilyar na tinig ng crush niyang binata at ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi niya. Alam niyang namumula uli siya. Last trip na natin to Luke. Pwede na lang kung gusto mong umextra. Ani Robert. So, Luke pala ang pangalan nito. Hindi na, pagod na ako. Natatawang sagot ng lalaki. Nakayuko ang dilaga, kaya hindi niya nakita ang kotseng bigla na lang nagkat sa unahan nila. Napilitang tapakan ng driver nila ang preno. Sanhi para mahila ang katawan niya papunta sa unahan. At dahil abala siya sa pagtitext kuno, muntik na siyang makipaghalikan sa dashboard. Kung hindi lang naiharang ni Lucas ang isang braso nito sa katawan niya. Okay ka lang? Tanong ng binata na matiim na katingin sa kanya. He was still holding her body. Nasa may itaas lang na unahan bahagi ang katawan niya ang kanang braso nito. Almost embracing her. Nahihiyang itinulak niya ang braso nito. Oo, salamat. Muli siyang napayuko. His eyes seemed to burn through her. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pasaway na driver na yun ah. Saad ni Mang Isko. Hindi niya na ito pinansin. Nagulat na lang siya nang biglang yumuko sa gawin niya si Lance at bumulong. Kumapit ka ng mabuti. Inginuso nito ang hawakan na nasa tabi lang niya. Lahat yata ng hiya niya ay umakyat sa kanyang muka. Parang pinong insulto ang dating ng sinabi nito sa kanya. Kulang na lang ay sabihin nitong huwag siyang magpabaya. Napasimangot naman bigla si Amanda. Samantala, napakunot ang noo ni Lucas. Masama ba ang sinabi ko? But despite that, hindi niya talaga mapigil ang titigan nito ng palihim. She was not a raving beauty. Simple nga lang ito kung ikukumpara sa ibang babaeng kakilala niya. Pero may kakaiba sa babae na nagustuhan niya. Curiosity perhaps. Gusto niyang matuklasan kung ano ang ibig sabihin ng sandaling takot na nabasa niya sa mga mata nito kanina. Was she afraid of him? Or was she feeling the same awkward na parehas nilang naramdaman sa isa't isa? He favored the latter. Sinagi siya ni Robert sa tagiliran. Nang sunyapan niya ito, ay pasimple itong umuso sa dalaga bago ngumisi. Mukhang may tama sa'yo. Bulong nito. Pasaway ka.
Natatawang saad niya rito. Nakaliko na sila sa Rojas Boulevard, pero may sumakay na tatlong lalaki. Sinundan niya iyon at binigyan ng ticket. Pagsapit nila sa baklaran, ay tuluyan ang napuno ang bus, hanggang sa unahan kaya naging abala na naman siya at hindi na niya napansin pa si Amanda. Iniunat ni Amanda ang nangangalay ng mga binti. Sa wakas, lumuwag din ang bus at nakaupo rin siya ng maayos. Nasa Kawit, Cavite na sila. Sandali na lang at makapagpapahinga na rin siya. Tumingin siya sa wristwatch. Alas 9 na. May baba-baba? Sa tabi lang, Luke. Tumaas ang isang kilay ni Amanda. May lambing ang pagkakasambit ng babae sa pangalan ng konduktor. Mukhang kilala na ng buong female population sa loob ng bus ang binata. At feeling close na kaagad dito ang mga kabaro niya. Eh bakit affected ka? Tudyo ng isang maliit na tinig. Nahaplos niya ang nakataas na kilay. Huminga rin siya ng malalim. Nope, she was not affected. Naiinis lang siya. At bakit naman? Pangungulit ng isang bahagi ng kanyang utak na kanina pa siya ayaw tingilan. Iniikot niya ang mga mata. Ako bang iniirapan mo? Bigla siyang napalingon sa katabing row. Nakaupo roon ang binata. Hindi. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Narinig niya ang mahinang tawa nito. Ako nga pala si Lucas. Pwede mo akong tawaging Luke. Mas bagay sa iyo ang Lucas. Aniya pa sa isip. Anong name mo? Noveleta! Sigaw ni Robert, na nanatili sa unahan. Nagising ang katabi niya at nagkukumahog sa pagbaba. Umusod siya sa gawin ng bintana sa pag-aakalang lulubayan na siya ng binata. Ang kaso, iba ang naging interpretasyon nito sa ginawi niya. Lumipat ito sa tabi niya. Anong name mo, miss? Ba't lumipat ka sa tabi ko? Mataray niyang tanong. Halatang nabigla ito. Di ba kaya ka umusod yan para tabihan kita? Hoy, mister! Shh! Baka marinig ka ng ibang pasahero. Akalain pang iba ang ginagawa natin. Nanlaki ang mga mata naman ng dalaga. The man had a nerve to tease her. Sa halip na maglita niya ay nanahimik na lang ang dalaga. She crossed her arms and stared outside the window. The bus cruised down the road at a steady speed. Bukas ang stereo at kasalukuyang pinatutugtog ang isa sa paborito niyang kanta, Marry Your Daughter. Nawala ang pansin niya sa kanta at nalipat sa kumakanta. Sinasabayan iyon ni Lucas. And wow, his voice was lovely. Parang gustong kiligin ang buong katawan niya. She would love to hear him sing that song to her father. And really mean it. Ang sarap sigurong maging asawa ng binata. Napasinghap siya. Hindi niya dapat iniisip ang ganoong bagay. Una sa sariling napalingon siya sa katabi. He was staring at her. He winked when their eyes met. And gave her that heart-melting smile. I wonder kung ganito siyang umiti sa ibang pasahero. She felt herself blush. Sa terminal ka ba bababa? Oo. Napipilitan niyang sagot. Ayaw naman niyang magbigay ng impresyon na sobra siyang suplada. Isa pa, wala itong ginagawang masama sa kanya. Paghinto ng bus ay inayos na ni Amanda ang sarili. Malapit na sila sa terminal. Bakante na ang mga upuan sa likuran. Mukhang siya na lang ang natirang pasahero. Tumayo si Lucas at lumipat sa unahan. At nakadama siya ng hindi maipaliwanag na emptiness dahil wala na ito sa tabi niya. It was odd. Nalungkot din siya nang maisip na baka na-turn off ito sa pagiging suplada niya. Bakit pa ba siya pagtsatsagaan ito kung yung ibang babae hindi magkaintindihan sa pagpapapansin dito? Nakagat niya ang pangibabang labi. Why was she feeling these strange emotions? Hindi mo kailangan ng complications ngayon, Amanda. Remember your goals. Stay focused. It's just normal infatuation. Malalim ang hininga na kanyang pinakawalan. Sana nga'y infatuation lang itong nararamdaman niya. Pagkababa ng bus ay tumawid na siya sa kabilang side. Pero talaga yatang minamala siya. Dahil 8 minuto na siyang nakatayo roon, ay wala pang jeep na dumaraan. Nalabasan pa siya ni Robert at Lucas. Nakasakay siya sa motorsiklo ng huli. Hindi na lang niya pinansin ang dalawa. Nagulat siya nang huminto sa tapat niya ang motorsiklo.
Sakay na, Miss. Nakangiti sa kanya si Lucas. Hindi niya magawang magsalita dahil sa pagkabigla. Baka mahirapan kang sumakay ng jeep. Madilim na dito. Delikado sa isang tulad mo. Sumakay ka na't iaatid na lang kita. Speechless pa rin siya. Na-misinterpret siguro nito ang hindi niya pag-imik. Look, Miss, hindi ako masamang tao. Nagmamagandang loob lang ako dahil ayokong mapahama ka. I know, baka lang kasi mapalayo ka. Saan ka ba? Tanong nito. Sa Linville. Sagot niya. Great, sa San Jose lang ako. Halika na, angkas ka na. Wala pa ring jeep na paparating. Mukhang wala na talaga siyang choice kundi ang makiangkas dito. She looked at the motorcycle. Hindi yun brand new, pero hindi rin luma. Ayaw mo? Ano kasi? Napatingin siya sa sarili. Kahit hanggang tuhod ang kanyang skirt, medyo tight-fitting iyon. Paano siya sasakay sa likod ng motor kung ganoon ang suot niya? Napangiti naman si Lucas. Napatingin din siya sa suot ng dalaga. Hindi ito pwedeng mag-straddle sa likuran niya. Mag-side view ka na lang. Here. Isinuot niya rito ang helmet. Gusto niyang mapangisi. Kahit madilim ay napansin niyang namumula ang babae. Sakay na, Miss. Kimi itong sumunod sa kanya. Hinawakan niya ito sa braso para tulungan itong makasakay. Kumapit kang mabuti. Alanganin itong kumapit sa kanyang balikat. Lumingon siya rito. Bakit? Kumapit ka sa baywang ko. Ha? Baka bumagsak ka dyan kapag pinatakbo ko ito. Sa kabiglaan, she moved her hands to his sides. Hold me tighter. He drawled, enjoying her obvious discomfort. Hindi tuloy napansin ng binata na napa-ingles siya. Humigpit ang pagkakahawak ni Amanda sa waistband ng pantalon niya. Not enough. He wanted her closer. Hinila niya ang dalawang kamay nito at iniyakap sa kanyang baywang. Narinig pa niya ang pagsinghap ng dalaga at para hindi na ito makapagreklamo pa, ay mabilis na niyang pinaandar ang motorsiklo. Tiyempo namang maluwag na ang kalye, kaya nagawa niyang magpatakbo ng mabilis. Pwede bang magdahan-dahan ka naman? Baka mabangga tayo. Kumalakhak si Lucas. As much as he wanted her slender arms, wrapped tightly around his waist, hindi naman niya gustong takutin ng dalaga, kaya nagminor siya. Pagdating sa kanto ng Linville, ay itinabi niya ang motorsiklo at inanalayan ito pababa. Salamat. Sigurado ka bang okay ka na dito? Pwede kitang ihatid hanggang sa tapat ng bahay ninyo. No, okay na ako. Mariing tanggi ni Amanda. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Lucas. May magagalit ba kung ihatid kita hanggang sa mismong bahay ninyo? Strict ba ang parents mo? Hindi naman, ano kasi, magtatanong pa ang mga yun. Pagod na ako para magpaliwanag. Tumaas ang isang kilay niya. She pouted her lips at parang batang ipinadyak pa ang mga paa. Mabuti na lamang at malakas ang self-control niya. He wanted to pull her and kiss her that instant. Basta, huwag ka na kasing mangulit. Bumunghalit siya ng tawa. Alam mo, you're funny. Siguro kung girlfriend kita, walang dull moment sa pagitan natin. Nagmistulang kamatis sa pagkapula ang mukha ni Amanda dahil sa sinabi niya. Sige na, uuwi na ako. Salamat uli sa ride. Patalikod na sana si Amanda nang pigilan ni Lucas. Teka, tawag niya. Lumingon ito. Siguro na may pwede mo nang sabihin sa akin ang name mo. Yumuko sandali ang dalaga at kinagat ang pang-ibabang labi nito. Naroon na naman ang kagustuhan ni Lucas na nagtutulak sa kanya na kabigin ito. He would always get drawn by her every gesture. She wasn't doing anything to catch his attention. She was not even flirting with him. Halata pang ang gusto siyang iwasan ito. She was unlike the girls he went out with. And yet, higit nitong napukaw ang curiosity niya kaysa sa mga babaeng yun. He wanted to know her. First time niyang naranasan ng ganoon na pakiramdam. And he liked it very much. Lumapad ang pagkakangisi ni Lucas sa isiping yun. It's Amanda. Yun ang pangalan ko. Amanda. Ulit ng binata. Masarap sa pandinig niya. Friends?
Nilahad ni Lucas ang kanyang kamay sa dalaga. Nahihiya naman na tinanggap iyon ni Amanda. But he had more intimate gesture in his mind than simple handshake. Itinaas niya ang kamay nitong hawak niya at hinagkan iyon. See you tomorrow, Amanda. He said softly at muling hinalikan ang kamay nito. Kumindat pa siya bago muling pinaandar ang motor. Ilang minuto ring nakatulala lang si Amanda sa kinatatayuan. Bakit niya hinalikan ang kamay ko? Otomatikong nahawakan niya ang kanang kamay. Mabuti na lang at nakapaglagay siya ng lotion bago siya bumaba. She was caught unaware by his kiss. Ramdam pa rin niya ang halik nito sa kamay niya. Napangiti siya at nakagat ang pang-ibabang labi. Nagiinit ang mukha niya sa kilig na nararamdaman. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. But unlike the previous days, bumaba siyang tila kumakanta pa ng isang love song. Masigla siya at wala ang usual na lungkot sa kanyang mukha. Aba, himala! Maganda yata ang gising mo ngayon, ate. Puna ni Tristan ang kapatid niyang sumunod sa kanya. Nasa second year college na ito. Mas maaga itong umaalis kaysa sa kanya dahil alas 7 ng umaga ang pasok nito sa eskwelahan. Hoy Tristan! Dali-dalian mo na dyan at baka mahuli ka na naman. Saway ng kanyang ina, si Aling Linda. Maupo ka na't kumain, iha. Tulog pa po si Papa? Oo, masakit kasi ang ulo niya kagabi. Mamaya ko na siya gigisingin. Sumundok na siya ng kanin. Anong oras ka nga pala nakauwi kagabi? Maaga rin akong nakatulog. Magtiten na po, traffic kasi sa Bacoor. Huwag mong sabihin na nakipag-chat ka pa kagabi. Iyaan mo na si Ate Ma, para naman malahian tayo ng foreigner. Tinitigan niya ng matalimang kapatid. Tatawa-tawang tinapos na nito ang pagkain. Nang silang dalawa na lamang ang nasa hapag, ay nagsalita ang mama niya. Seryoso ka ba talaga dyan sa paghahanap mo ng foreigner? Nagbabakas sakali lang naman ho ko. Sa panahon kasi ngayon, dapat maging practical na ako. Walang mangyayari sa akin kung puro puso ang paiiralin ko. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Anak, walang masama sa gusto mo. Ang payo ko lang sa'yo'y huwag kang magpadalos-dalos. Mag-iingat ka rin sa pipiliin mo at pagkakatiwalaan mo. Lalo pat iba ang kultura ng mga Banyaga sa nakagis na natin. Alam ko po yun, Ma. Wala pa po kong sineseryoso. Wala pa nga po kong kinakausap eh. Tama lang yan. Hindi masamang magpakawais ka sa pagpili ng makakasama mo sa buhay. Dapat lang yung siyang bumubuhay sa'yo at hindi ka baliktaran. Pero sana, piliin mo rin yung mahal mo, hindi yung mapera lang. Mas masarap pa rin makasama ang isang taong mahal mo. Her mother plastered a dreamy smile on her face. Sandali yung sumulyap sa hagdanan. Ngumiti ang dalaga. Gumagaan ang anumang problema kapag mahal mo ang karamay mo, Amanda. Hindi niya sinalungat iyon. Biglang nag-appear sa balintataw niya ang mukha ni Lucas. At bumalik din ang mainit na pakiramdam ng halik nito sa kanyang kamay. Kaya nasamid siyang bigla. Did that mean he was also thinking of her? Naisip niya iyon matapos ubusin ng tubig sa baso. 30 minutes later, ay nasa bus terminal na si Amanda. Pasimple niyang hinanap ang binata. Nakita niya itong kausap ang ilang kasamahan. At dahil hindi ito nakatingin, kaya malaya niya itong napagmasdan. Puting sando na pinatungan ng light blue short sleeve. Kupas na maong at rubber shoes ang suot nito. Walang pinagkaiba sa get-up ng ibang konduktor. Pero kahit sa ang angulo niya tignan, stand out pa rin si Lucas kumpara sa iba. Kung dadamitan lamang ito ng signature clothes, mapagkakamalan itong mayaman. Ang gwapo-gwapo talaga ni Luke. Nilingon niya ang dalawang kolehiyalang nagbubulungan. Nakatutok din ang mga ito sa bawat kilos ng binata. At base sa palitan ng tuksuhan, tiyak niyang crush din ang mga ito ang konduktor. Gusto niyang irapan ang dalawa. Teka muna, crush din? Ano ba kung crush din niya si Lucas? Wala namang masama. She stared back at him again. Nakatingin na ito ngayon sa gawin nila. Ngumiti ito at kumindat. Impit na napatili ang dalawang babaeng nasa likuran niya. Hindi niya alam kung anong masamang hangin ang pumasok sa isip niya. Bigla ay gusto niyang ipamukha sa dalawang estudyante na mas malapit siya sa lalaki.
Pwede namang hindi siya ang kinindata ng binata, pero malakas ang kutob niyang siya ang tinitignan nito. Kaya ngumiti siya ng pagkatamis-tamis at kinawayan pa ito. He was stunned for a moment, pero kaagad ding bumalik ang ngiti nito. And this time, nakakaloko rin ang titig nito sa kanya. Para siyang napahiya. Napalis ang kanyang ngiti at mabilis siyang yumuko. She could still hear the two girls chatting behind her. And she could almost feel their angry gaze on her back. Pero binaliwala na lang niya. It was bad enough na nagastas siyang isang teenager na nakikipagpaligsahan ng atensyon sa kanyang crush. Nakayuko pa rin ang ulo niya habang papasakay ng bus. Ingat sa pag-akyat, baka madulas ka. Bulong ng lalaki sa kanyang likuran. Napasinghap siya ng malingunan si Lucas. Dahil sa pagkataranta, ay muntik na siyang mawala ng balanse kung hindi siya kaagad na alalayan nito. Umugong tuloy ang tuksuhan mula sa mga kasamahan ng binata na lalong nagpapula sa kanya. Hanggang sa makaupo na siya sa favorite seat niya, ay nagiinit pa rin ang buo niyang mukha. Papito-pito pa si Lucas habang naglalakad sa aisle. Batid niyang nagkukunwari lang itong binibilang ang mga pasahero. Pero ang totoo, nag-i-enjoy lang itong makita ang pagkaasiwa niya. Nang mag-abot ito ng tiket, ay nakatungo siyang inabot iyon. Nang maningil ito, ay nakatungo pa rin inabot niya rito ang buong 500 pesos. Mamaya nang sukli mo ha? O okay, aniya. Naging abala na ito sa pagbibigay ng tiket at paniningil sa mga bagong sakay. Siya naman ay sandaling nakaidlip. Nang magising siya ay palikunan ng Taft Avenue ang bus. Mabilis niyang inayos ang sarili. Otomatikong inihinto ng driver ang bus sa kanto ng bababaan niya. Pagdapat niya sa pinto ay nakaabang na si Lucas. Sukli mo! Iniabot nito sa kanyang nakabundle na bills at dalawang pirasong barya. Salamat! Ngumiti ito at kinindatan pa siya. Ingat ka ha! Naihiyang sinagot niya ito ng isa ring ngiti. Ang sinukli sa kanya ng binata ay nilagay lang niya sa bulsa ng kanyang blouse. Pagbaba ni Amanda ay nilingon pa niya ang papalayong bus. Masaya siya, magaan ang kanyang pakiramdam. Parang lumulutang sa alapaap ang kanyang mga paa habang naglalakad. She had never felt this lighthearted before. In love na nga yata siya. Hindi niya mapigilang kiligin at sa isang konduktor pa. Parang dinaanan ng eraser ang matamis niyang ngiti. Ang magaan niyang pakiramdam ay dagling bumigat. Hanggang sa makapasok siya ng opisina, ay hindi na nawala ang nakakalito na nararamdaman niya. Pagkaupo niya sa kanyang pwesto, ay kaagad niyang inilabas ang pera sa kanyang bulsa para ibalik sa kanyang wallet. Laking gulat niya nang mabilang iyon. 500 pa rin na binaryahan lang. Sumobra pa ng 2 piso. Ibig sabihin, hindi siya siningil ni Lucas ng pamasahe. Ngunit sa halip na tumalo ng puso niya, ay lalo pa siyang nalungkot. Sigurado siyang mutual ang feelings nila sa isa't isa. Kahit bihira silang mag-usap, halata sa mga kilos ng binata na gusto rin siya nito. Nakakapanghinayang nga lang, dahil kung ano man ang damdamin niya para rito, ay kailangan niyang kalimutan. At kung sakali mang manligaw ito, she would have to turn him down. Hindi si Lucas ang tipo ng lalaking maghahango sa kanya sa kahirapan, gaya ng pinapangarap niya. Malungkot na napailing ang dalaga. How's the company? Kausap ni Lucas sa telepono si Chris isang gabi. Okay naman, nakuha na natin yung project. Nga pala, tumawag si Tita Nancy. Ang mommy niya ang tinutukoy nito. Hinahanap ka, nagdahilan na lang ako. Good, salamat. Narinig niyang pagbuntong hininga sa kabilang linya. The letters have stopped. Dagdag nito. Sinabi ko na sa'yo, wala lang magawa ang nagpapadala niyan. He could imagine his cousin shaking his head. I don't know, Lucas. I still have a bad feeling about this. Ano kaya kung magpadala ako ng ilang tao dyan, just to be sure? At saan ka naman nakakita ng konduktor ng bus na may bodyguards? Quit worrying, Chris. Okay lang ako. Mas mabuti na yung nag-iingat kaysa. No, wala kang ipapadalang tao rito. Putol ng binata. Pero Lucas, I said no, that's an order. Puno ng authority ang boses niya. Napabuntong hininga na lamang ang pinsan sa kabilang linya.
Bahala ka na nga. Ang tigas talaga ng ulo mo. Nagsalita ang hindi. Pareho lang tayong pasaway. Natatawang wika niya. Muli itong nagbuntong hininga at saka siya binabaan ang telepono. Naiiling na humiga si Lucas sa kama. Nakakapagod pala ang maging konduktor. Aniya sa sarili. Pero fulfilling naman dahil nakakapag-interact siya ng mga karaniwang tao. At natuklasan niyang masarap ding kasama ang mga ito. He felt normal. Hindi niya kailangan magpa-impress ng todo para makakuha ng favor ng majority. Tamang pakikisama lang, okay na. Hindi rin kailangang dinumero ang kilos niya. He could lose himself and everyone would just laugh at him. He could say things that would raise an eyebrow in his normal circle. He could not be intelligent. He could not be proper. He could just be his actual self, Lucas the man. Kung may isang hindi nagbago sa pagpapalit niya ng katauhan, ay ang karisma niya sa babae. Hindi sinagyayabang siya pero, kahit pala hindi designer clothes ang isuot niya, ay marami pa rin ang magkakagusto sa kanya. Tama lang ang paniniwala niya na may makikita pa rin siyang babae na mamahalin siya kahit wala ang limpak na kayaman ang nakakabit sa kanyang pangalan. Now all he had to do was to find someone na mamahalin siya ng totoo. Sumingit kaagad sa isip niya si Amanda, the shy girl from the third row of the bus. Ang babaeng permanente na yata ang pamumula ng mga pisngi kapag nasa paligid siya. Tumataba ang kanyang puso sa tuwing may isip na siyang dahilan ng pagbablush nito. He felt something for her. Dati ay curiosity lang dahil may pagkasuplada ang dating nito. Pero sa araw-araw na nakikita niya ito, sa mga pagkakataong nagagawa niyang mapangiti ang dalaga, ay lumulundag din ang puso niya. She wasn't as pretty as the socialites who became his girlfriends, but she was beautiful. His heart-shaped face and innocent eyes captivated him. A bottom nose that paired perfectly well with her full lips added to the striking facial features. Matangkad ito, proportion din ang katawan nito. She could pass for a model if dressed elegantly. Babaeng babae ang itsura nito at maayos din itong kausap. Tanda pa niya nang makipagpaligsahan si Amanda sa atensyon niya noong isang araw. Alam niyang nainis lang ito sa dalawang kolehiyanang nasa likuran nito. Kaya siyang ginitian at kinawayan in a flirtatious way. At lalong hindi niya makalimutan ng isang hapon na iniabot sa kanya ang isa nilang dispatcher ang maliit na halaga ng pera. Iniabot na iyon ng dalaga at sinabing inutang nito sa kanya. Alam niya kung para saan yun. Bayad iyon sa pamasaheng sadyang hindi niya siningil dito. Hindi ko pa nga pala siya nakakausap tungkol doon. Ilang araw nang hindi niya nakita si Amanda dahil inilipat siya ng oras. Pero bukas ay makikita niya ito dahil day off niya. Plano niyang sunduin sa trabaho ang dalaga at ayaing mag-date. Hindi siya papayag na hindi ito sumama. At kung ano man ang magiging ending ng gabi nila, well, he was open to all sort of options. He smiled, pleased with his idea. Iniunat ni Amanda ang mga braso. Thanks God, it's Friday. And thanks God, walang overtime. Makakauwi siya ng maaga. Pwede siyang matulog ng late mamaya at magising ng tanghali kinabukasan. Finally, she could relax. Pupunta ako ng SM. Gusto mong sumama? Tanong ni Bea, na katulad niya ay nagre-retouch na rin. Isang sakay lang mula sa kanto ng Linville hanggang SM Manila. Mga 5 minutes lang at nasa mall na sila. Hindi na, gusto kong makauwi ng maaga. Sus, ikaw talaga kahit kailan, KJ ka. Rush hour naman ngayon, punuan ng mga bus. Magpalipas ka muna. Bea, lalo kong mahihirapang sumakay kapag nagpagabi ako. Isa pa, wala akong hilig sa mga mag-malling. Sumasama lang ang loob ko kapag nakikita ko yung mga bagay na gusto kong bilhin, pero hindi ko mabili. Naku, ang dami mo talagang dahilan. Baka may date ka, ayaw mo lang sabihin sa akin. Kumunot ang noo niya dahil sa sinabi nito. Ah, at sino namang makakadate ko? Wala akong BF. Sandali itong huminto sa paglalagay ng linya sa ilalim ng isang mata gamit ang eyeliner. Wala pa talaga? O wala ka pang napili? Iniiwas niya ang mukha. She hadn't logged in to the dating sites since she met Lucas. Pero hindi iyon alam ng kanyang kaibigan.
lalong hindi nito alam ang tungkol sa binata. Wala pa, para kasing hindi totoo yung profile ng iba. Hindi na ito nagsalita pa. Nang matapos ay sabay silang nag-time out. Sabay din silang lumabas ng opisina. Amanda! Nagulat siya at biglang napalingon sa taong tumawag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ang ginagawa ni Lucas dito? At paano nito nalaman na rito siya nagtatrabaho? Aniya sa sarili. Hi! Malapad ang pagkakangiti nito. Pasimple ring tumingin sa kabuuan niya ang mga mata nito. He's simply at what he saw. Natural na mag-blush ulit siya. Ah, anong ginagawa mo rito? Nag-test drive lang ako ng pickup nung kaibigan ko. Tara na, sabay ka na sa akin pa uwi. Ha? Nakarinig siya ng tikim sa kanyang likuran. Naroon nga pala si Bea. At nung sunyapan niya ito, ay umiilaw sa pununukso ang mga mata nito. Huh, wala palang date ha? Her friend's eye seems to say, gusto niyang titigan ng matalim si Lucas. Talk about bad timing. Napilitan siyang ipakilala ang dalawa. Nakipagkamay ito sa binata. Abot ay nga ngiti nito. At katulad ng ibang babae, kulang na lang ay magsuwan ito sa harap ng bagong kakilala. May lakad ba kayo? Tanong ng lalaki. Oo. Aniya. Wala. Sabat naman kaagad ni Bea. Sabay pa silang nagsalita. Patagong pinandilatan niya ng mga mata ang kaibigan. Ngunit tinaasan lang siya nito ng kilay. Inaaya ko siyang sumama sa akin sa SM, kaya lang ayaw niya, pero okay lang. Hindi kasi nabanggit ni Amanda na may date pala siya. Pero wala naman. Pupunta ka ng SM? Bakit hindi ka nalang sumabay sa amin? Biglang lumipad ang tingin niya sa binata. Okay lang ba? Ani Bea. Oo naman, kung gusto mo, itreat ko kayo ng merienda. Ah, Lucas. Sabat ni Amanda pero walang pumansin. Naku, sasabay na lang ako sa inyo hanggang SM. Pero kayong dalawa na lang ang kumain. Sa ibang araw na lang ako mangiistorbo sa date ninyo. Pabirong sagot ng kaibigan niya. Date? Hindi ako makikipag-date. Mariing tutol ni Amanda sa sarili. Kinakabahan na siya. Nag-uusap ang dalawa na parang wala siya roon. What are you waiting for? Dito nakapark yung sasakyan ko. Teka, sandali. Tinitigan siya ni Lucas. And something in his eyes silenced her protest. Umamin ka na kasing gusto mo ring makasama siya. The thought made her cheeks redder. She gasped when he held her hand firmly. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod na lang. Saan pala kayo nagkakilala ni Amanda? Nakaupo sa backseat si Bea. Katabi naman niya si Lucas sa harapan. Konduktor ako ng bus. Suki pala naming pasahero tong kaibigan mo. Ah, ganun ba? Napangiwi siya sa nahimigang disappointment sa tono ng kaibigan. Pero sandali lang yun. Bumalik ang curiosity nito tungkol sa binata. Panay ang tanong nito. Mostly personal questions na nagpapangiwi sa kanya. But Lucas didn't seem to mind. Nang makarating sila sa SM Manila, ay naghanap ito ng pagpaparadahan ng sasakyan. Humiwalay na si Bea sa kanila pagpasok nila ng mall. Nang silang dalawa na lang ay sa kanya kinumpronta ang lalaki. Bakit mo ako dinala dito? Bakit sinabi mo kay Bea na may date tayo? I didn't. She just assumed we have. Natigilan si Amanda. Kunot noong tumitig siya sa mukha nito. What? Nagtatakang tanong ni Lucas. Marunong kang mag-Ingles? Iniwas nito ang tingin. Anong nakapagtataka dun? Nakapagtapos naman ako kahit high school. Nakadama siya ng pagkapahiya na tinakpan na lang niya ang pagtataray. Bakit nga hindi mo sinabi kay Bea ang totoo? At dinala mo pa talaga ako dito ha? Bakit? Ayaw mo ba? Kakain lang tayo. Kanina pa ako nagugutom. Sukat sa sinabi nito ay hindi na niya nagawang mag-react. Ayun, nagugutom ito at nang magandang loob lang na ilibre siya. Come to think of it, sa halip na magalit, dapat nga siyang magpasalamat sa binata. Bukod sa manilibre siya ng pamasahe pa uwi, ay hindi na siya makikipag-unahan sa pagsakay. Manilibre din siya ng dinner. Ayaw mo ba talaga? Okay lang kung umuwi na tayo. Sa bahay na lang ako kakain. Hindi, I mean, kumain ka na muna.
masama ang nagpapalipas ng gutom. Ani ang hindi makatingin dito ng tuwid. Baka mabasa pa nito ang sobrang concern sa kanyang mga mata. Hindi na ito sumagot. But from the corner of her eyes, she saw his smiled. Muli ay hinawakan nito ang isang kamay niya. She could feel the warmth coming from his palm. Their hands fit perfectly. Naisip niya nang sulyapan ang magkahawak nilang mga kamay. Umakyat sila sa fourth floor ng mall at pumasok sa isang restaurant. Hindi ba masyadong mahal dito? Asiwang tanong niya. Sa isip ay kinukwenta na niya ang natitirang pera sa wallet in case na kulangin ito sa pambayad. Nagkibit-balikat lang si Lucas. Minsan lang naman. Iniabot nito sa kanyang menu. Pili ka na ng gusto mo. Mukhang masasarap ang mga putaheng nakalagay sa menu, pero nakakalula ang presyo. Baka kahit dalawa lang sila, ay abuti na ng 500 ang pinakamurang meal nila. Pang 1 week na budget na niya iyon sa pagkain sa opisina. Nagtaka ito nang ibaba niya ang menu folder. Bakit? Ikaw na lang ang umorder. Baka kasi kapusin ang budget mo. Sa kanyang pagkamanghay, bumunghalit ito ng tawa. Amanda, I assure you may dala akong pera. Hindi kita ipapahiya. Kaya orderin mo na kung anong gusto mo. Ako ang bahala. Pero... Isa pang pero. At halika na kita dyan. Isa lamang iyong biro. Pero hindi niya mapigil na mapahawak sa labi niya. Ano nga kaya kung halikan siya ni Lucas? Otomatiko siyang napasinghap sa tinatakbo ng isip. Bakit nga pala binirik mo pa sa akin yung pera? Tanong ni Lucas. Tapos na silang kumain noon at inuubos nilang ang kanilang dessert. Tama lang na ibalik ko yon. Ibabawas yon sa sweldo mo kapag kulang ang nasingil mo, hindi ba? Wala pang sandaan yun. Hindi naman ako mamumulubi kung nilibre kita ng isang sakay. Nagkibit-balikat si Amanda. Kahit pa, besides hindi naman tayo magkaano-ano para ilibre mo ako ng pamasahe. We're not even friends. Napatawa ito. Napatingin siya sa mukha ng lalaki. Anong nakakatawa? Ikaw, ang bata mo pa pero malilimutin ka na. Remember, yung gabi na iangkas kita sa motor ko, I offered you a friendship at tinanggap mo. Oo nga pala. Lucas leaned closer, his eyes twinkling with mischief. I guess I should have kissed you on the lips instead. Siguradong hindi mo makakalimutan yun. Biglang namula ang pisngi ng dalaga dahil sa sinabi ni Lucas at nabilaukan pa siya sa kinakain na ice cream. Lalo namang lumakas ang tawa ng binata. Hindi niya napigilang irapan ito. Tapos na ako. Aniya na hindi inubos ang dessert. Piko na siya sa kakulitan nito. Gusto na niyang umuwi para maghiwalay na sila. Gusto mo nang umuwi? Ayaw mo mag-ikot-ikot muna? Sige na, pumayag ka na. Anang puso ng dalaga. Please, lubayan mo ako tukso. Tanggi ng kanyang isip. Amanda. Sige, pero sandali lang tayo ha. Ang lapad ng naging ngisi ng binata. She almost grown in frustration. Iba ang ginagawa ng puso niya sa gusto sanang gawin ng isip niya. Makalipas ang isang oras, ay nag-aya na siyang umuwi. Kahit nag-e-enjoy pa siyang kasama si Lucas, hindi niya gustong i-entertain ang nakakaliyong pakiramdam na hatid ng binata. Kung sa sweetness ay daig pa nito ang isang boyfriend, naroong akbayan siya o di kaya yakapin sa baywang. Hindi ito kontentong hindi siya hinahawakan. The funny thing was, hindi niya magawang tumutol o mas tamang sabihin na ayaw niyang tumutol. Deep inside, gusto rin niyang magkalapit sila ni Lucas. Gusto niya ang ideyang sa kanya ito. Hindi man official ang relasyon nila. Mahal na nga yata niya ang binata. Pero paano na ang pangarap niya na makakita ng lalaking mag-aawon sa kanya sa hirap sa buhay? Malungkot na saad niya sa sarili. May pasok ka ba bukas? Tanong ni Lucas kay Amanda nang makalagpas na sila sa bus terminal. Mabilis ang biyahe nila pauwi dahil dumaan sila sa Cavite para iwas traffic. Wala, bakit? Iniliko muna nito ang sasakyan sa isang tabi. Nag-imbita kasi ang isang kasamahan ko. Birthday ng anak niya. Nahihiya naman akong pumunta mag-isa. Papasama sana ako sa iyo, Amanda. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga.
Teka, bakit ka sa akin magpapasama? Wala ka bang ibang kaibigan? Si Robert, pero kasama niya ang mag-ina niya. Nakakahiya kung sasabay pa ako sa kanya. E di mag-isa ka na lang na pumunta. Bakit ba kailangan mo pa ng kasama? Nahihiya ako. Hindi ko gaanong kilala ang mga tao ron. Kailan lang ako lumipat dito sa Cavite? Sumulyap si Lucas kay Isay. Umaasa siya na gumana dito ang arte niya. He really wanted to be with her, to know her better. Pwede siyang hindi pumunta ng birthday party kung talagang nahihiya siya. Pero yun nga, lahat ng posibleng paraan para makasama ang dalaga ay gusto niyang gawin. Sige na, samahan mo na ako, please. Pinalungkot pa nito ang mga mata sa kanya na tila ba nagpapaawa. Pero tahimik lang si Amanda at waring nag-iisip. Gusto niyang matawa sa sarili. Hindi pa niya kailanman ginawang magmakaawa sa isang babae para samahan siya. Hindi na niya kailangang gawin yun dahil marami ang nagpepresentang maging date niya sa mga social functions. Kaya ganoon na lang ang gulat niya sa sarili. May patience din pala siya para suyuin ang isang babae, especially someone like Amanda. Sige na nga, pumapayag na ako. Saad naman ang dalaga. Great, susunduin kita ng hapon, alas tres. Oo na, nakairap na sagot nito. Kahit ang sungit ng dalaga ay nakakadagdag lang iyon ng kilig para kay Lucas. Itinabi niya ang sasakyan ng makalagpas sa kantong binababaan ni Amanda. Pinatay niya ang makina at nagmamadaling lumipat sa passenger side para pagbuksan nito ng pinto. Thank you. Namumula ang magkabilang pisngi na saad ng dalaga. He had never known a woman who blushes so naturally and frequently. The pinkish tint on her face made her look more attractive. Sa halip na sumagot ay sinabayan niya ito sa paglalakad. Oh, saan ka pupunta? Iyahatid kita hanggang sa inyo. Ha? Namilog ang mga mata nito sa sinabi niya. Pero baka may magluko sa kotse mo. Walang gagalaw dyan. Bakanting lote naman ang pinagparkan ko. Kaya hindi siya makakaistorbo. Saka hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang makilala ang family mo, Amanda. Napayuko na lang ito at napailing. Ika-apat mula sa kanto ang bahay ni Amanda. It was a modest two-story house. Hindi kalakihan at may mga portions na nangangailangan na ng repairs. Sa inyo ito? Hindi, inuupahan namin. Halika, tuloy ka muna. Pagpasensyahan mo na lang at maliit ang bahay namin. Pumasok si Lucas. Ipinakilala siya ng dalaga sa mga magulang nito. At hindi maikakaila na mababait ang mga magulang ni Amanda. Naroon din ang dalawang kapatid ni Amanda. Nag-alok ng hapunan ng ginam. Pero sinabi nilang kumain na sila. Pero nag-alok pa rin ng kape ang ina ni Amanda. Kaya hindi na niya tinanggihan. Sa ilang minutong pagtigil ni Lucas sa tahanan ng mga Mendez, nakita niya kung gaano kalapit sa pamilya ang dalaga, kung gaano nito kamahal ang mga magulang at mga kapatid. Lalong lumaki ang paghanga niya para kay Amanda. Thank you for the coffee. Aniya, nang ihatid siya nito sa labas. And it was nice meeting your family too. Hindi ako nagkamali. Mababait silang tao. Naku, akala mo lang yun. May ugali din ang pamilya ko paminsan-minsan. May ngiti na saad ng dalaga. Aren't we all? Napangiti ito. Alam mo, sabi nito, na nakangiti pa rin nakatitig sa kanya. Kung hindi lang kita nakikitang nagbibigay ng tiket at naniningil ng pamasahe sa bus, iisipin kong nagpapanggap ka lang na konduktor. Ang galing mong mag-Ingles. Natural lang sa'yo kung bigkasin mo. Bigla namang nasamid si Lucas. Mukhang dapat na siyang mag-ingat sa puntong yun. Wala nga namang konduktor na fluent mag-English. Kahit pa nakatapos ng high school, gaya ng unang idinahilan niya. Paano? Sunduin na lang kita bukas. Pag-iiba niya ng usapan. Ipinagpaalam na niya ito sa mga magulang nito at pumayag ang mag-asawa. Nahihiyang tumango ito. She was staring down at hindi niya nanatiis na hindi haplosin ang pisngi ni Amanda. Manghang tumitig ito sa kanya. Salamat at pinagbigyan mo akong makasama ka.
hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Umawang ang labi nito, ngunit wala itong sinabi. Naaaliw siyang talaga sa mga gawin nito. Kung hindi nakakahiya sa mga magulang mo, kanina pa kita hinalikan. Napahugot ito ng hininga. Hindi mo gagawin. Don't worry, babe. Kaya ko pa namang kontrolin ang sarili ko. But next time, hindi ko na maipapangako. Hinaplos muna niya ang mga labi nito bago pinilit ang sariling lumayo. Aalis na ako. Pakisabi na lang sa pamilya mo. Good night, Amanda. Tumalikod na si Lucas bago pa mawala ang kontrol niya. Nakabigin ang dalaga at ikulong sa kanyang mga bisig. Buti, pumapayag ang kaibigan mo na hiramin mo ang sasakyan niya. Bago pa, ha? It was another Saturday. Hapon na noon at naroon pa rin sila sa Luneta Park. Of all places, sinamahan siya ni Amanda sa birthday party noong nakaraang Sabado. Inulan sila ng tukso ng mga kasamahan niya, lalo at hindi siya humihiwalay rito. Gusto niya kasing ipakita sa lahat na off-limits na ang dalaga. Mabuti na lamang at hindi ito napikon sa mga biro rito. At noon lang din niya nalaman na may sense of humor pala si Amanda. Kaya rin itong tapatan ang kalokohan ng mga kasamahan niya. They were only there for a few hours. Nang umalis sila sa party ay nagpunta pa sila sa park. Naupo lang naman sila sa isa sa mga upuan at pinanood ang mga batang masayang naglalaro sa playground. Nakaakbay siya sa dalaga at ito naman ay nakahilig sa kanyang balikat. It felt so natural being with her, holding her close, and she seems to be enjoying the light intimacy. Alam niyang maingat ako sa mga gamit at saka hindi ako kaskasero sa daan. Kumuha ito ng isang piraso ng chip mula sa bag ng chicherya at kinain iyon. Hindi sinasadyang napatuon ang pansin niya sa pagkilos ng mga labi nito habang umunguya. Ramdam niya na tila nanuyo ang mga lalamunan niya, kaya napainom tuloy siya ng soft drink ng di oras. May biglang dumaang nagtitinda ng tukneneng, kaya biglang napatayo ang dalaga. Saan ka pupunta? Tanong niya. Bibili lang ako, sagot nito. He watched her go. Nakangiti ito habang bumibili sa binatilyo. Pagbalik nito ay may bitbit na itong dalawang paper tray. Iniabot nito sa kanyang isa. Ang takaw mo pala. Hinihintay niya na iirapan siya nito, pero hindi nito ginawa. She just sat there contently, munching on her food. Mabutit na ma-maintain mo ang slim figure mo. Ngumiti si Amanda. Hindi talaga ako tabain. Mabilis lang ang metabolism ng katawan ko. Tama lang naman yung katawan mo. Ayoko ring mag-gain ka ng sobrang timbang. Ayoko ng matabang girlfriend. Sinadya niyang sabihin yon para makita ang reaksyon nito. She swallowed her food almost instantly, making her choke. Inabutan niya ito ng bottled water na kaagad nitong napangalahati. Hindi mo naman ako girlfriend. Ani to ng mahimasmasan. Hindi pa ba? Tumatawang tanong ni Lucas. Tumikim ito at umilap ang mga mata. Alam mong gusto kita, hindi ba Amanda? Wika pa ng binata at lumapit ng kaunti sa dalaga. Hindi ito sumagot, pero panay ang lunok nito. At nanatili itong nakatitig lamang sa kanya. Hindi na niya kayang kontrolin ang sarili. He had been holding back for so long. Hindi siya sanay sa ganoon. Mabilis ang kanyang kilos. Bago pa makapag-react ang dalaga, ay nasakop na niya ang mga labi ni Amanda. Pakiramdam ni Lucas ay tila siya lumulutang sa alapaap ng sandaling yun. Nakakamangha ang kilig na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na kay Amanda lang niya madarama iyon. Natigilan naman si Amanda. Lumapat ang dalawang kamay nito sa balikat niya, pero hindi tumutulak. At kusa na rin itong tumutugon sa halik niya. Napakasaya naman ni Lucas sa mga oras na yun, dahil alam niyang parehas lang sila ng nararamdaman ni Amanda sa isa't isa. Ramdam niya na inosente ito sa ganung bagay. At isipin pa lang na tinanggap nito ang unang lesson nito mula sa kanya, ay ani mo may pakpak na gustong lumundag palabas ng puso niya. At ang mga kamay nitong dati ay nasa balikat lang niya, ay nakayakap na ngayon sa kanyang batok. He smiled over her lips. Mukhang hindi lang ito ang nasa ilalim ng tila mahika. Balot!
Bili kayo ng balot! Natigilan si Amanda at biglang kumala sa kanya. Sandali siyang nagulat. Nang mapagtanto kung anong nangyari ay parang gusto niyang sugurin ang tindero ng balot na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa likuran nila. Sa lahat naman ang pwedeng maging istorbo. Napasunyap si Lucas sa dalaga. Pulang-pula ang mukha nito at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Gusto mo nang umuwi? Tanong niya makalipas ang ilang segundo. Tumango ito. Kay bilis pa rin ang tibok ni Lucas na tila teenager na kinikilig. Pero hindi na niya tinangkapan na muling halikan si Amanda. Alam niyang tatanggi na ang dalaga. Kapansin-pansin ang pananahimik ni Lucas ng araw na yon. Sabado at nasa park sila ni Amanda. Hindi na sila lumuwas ng Maynila. Gaya ng ilang weekends na nilang ginagawa dahil ginamit daw ng kaibigan ito ang sasakyan niya. Bakit tahimik ka? May sakit ka ba? Nagaan na lang tanong ni Amanda. She had grown very close to him. They go out regularly on weekends. Nasanay na siya sa company nito. Malambing ang lalaki, maginoo at maalaga. Ni minsan ay hindi ito nag-take advantage sa kanya. At kung paminsan-minsan ay pilyong dumadampi ang mga labi nito sa pisngi niya. It was a gesture she openly consented. Just like the first time he kissed her at the Luneta Park. Amanda, masaya ka ba kapag kasama ko? Oo naman, bakit bigla mong naitanong yan? He stared at her with a stern look. Sa pagkagulat niya ay hinawakan ito ang dalawang kamay niya. Remember the first time that I kissed you? Dagling na mula ang kanyang mukha. How could she forget? Magdamag siyang hindi pinatulog ng halik na yon. Hindi na nawala sa isip ko ang halik na yon, Amanda. And I want to kiss you every time na magkasama tayo. Kinabahan bigla ang dalaga. May hula na siya kung saan patungo ang sinasabi ni Lucas. Napaka-sincere nitong magsalita at natatakot siya. Ayaw niyang marinig ang susunod nitong sasabihin. I think I'm falling in love with you, Amanda. Alam kong mabilis pero hindi ko na mapigilan ang puso ko. Mahal kita, Amanda. Buong puso na saad pa ni Lucas. No, Lucas, please, huwag mong sabihin yan. She was okay with our friendship. Pero kapag lumabis pa sa pagiging magkaibigan ang hihilingin itong maging relasyon nila, she would have to turn him down. She could not afford to fall in love with him. Pero bakit? Dahil wala kang nararamdaman para sa akin? Anito sa unahan na muli ay nakatingin. Hindi, kaya lang kasi. Dahil isa lamang akong hamak na konduktor ng bus. Iyon ba ang totoong dahilan mo, Amanda? Napayuko si Amanda at nakagatang pang ibabang labi. Narinig niyang humugot ito ng malalim na hininga. So, totoo pa lang sinabi sa akin ang kasamahan mo. Biglang lumipad ang paningin niya. Sinong kasamahan? Anong ibig mong sabihin? Noong last Thursday na sunduin kita sa opisina. Natatandaan niya ang araw na yun. Nang bumaba siya at nadatnan niya itong naghihintay sa kanya sa lobby ng building. Hindi na siya nagtanong dahil sanay na siyang bigla na lang itong dumarating para sunduin siya. Palagi nga niyang hinihintay ang makita itong naghihintay sa kanya. May kumausap sa akin. John something. Ano sinabi niya? Na hindi ka pumapatol sa mga simpleng lalaki lang. Ang gusto mo ay yung mayaman, yung maraming pera. He was speaking in a controlled tone. Pero daman niya ang lungkot ni Lucas, ang disappointment. Muli itong humarap sa kanya at itinaas ang kanyang mukha. Isang tanong lang, Amanda. Mahal mo ba ako? Iniiwas niya ang mukha at tumayo. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan na lang tayo? Hindi pa ako handang makipag-boyfriend. Pagsisinungaling niya. Sana ay nakumbinsin niya ito. Ayaw niyang mawala sa kanyang binata. She was already too emotionally attached to him. Ang labo mo, Amanda. Ayaw mo siyang maging boyfriend, pero ayaw mo rin siyang mawala sa'yo. Hindi ka naman selfish niyan, ano? Wika ng bahagi ng isip niya. I want more than just friendship. Seryosong pahayag ng binata. Lucas naman, huwag mong pahirapan ang sitwasyon nating dalawa. Matagal siyang tinitigan ito.
hindi niya gustong salubungin ang mga mata ng binata. Natatakot siya sa emosyong maaari niyang mabasa. Tumayo ito makaraan ng ilang sandali. Let's go, iahatid na kita. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Masama ang loob ng binata at kasalanan niya iyon. Mahal na niya si Lucas. Alam niya sa sarili niya iyon. Pero paano na ang pangarap niya? Babaliwalain na lamang ba niya? Malungkot na napayuko na lamang si Amanda. Litong-lito siya ng mga oras na iyon. Hindi mapakali si Lucas pagdating niya sa inuupahang apartment. Galit siya na hindi niya mawari o mas tamang sabihing upset siya. Ang akala pa naman niya, si Amanda na ang babaeng hinahanap niya. Katulad din pala ito ng ibang mga babae na iniwasan niya dahil pera lang ang habol sa kanya. Ano nga ulit yung sinabi ng John na yun? Ang tipong lalaki niyan eh, yung may malaking mansyon, magarang sasakyan at malaking bank account. Kung wala ka rin lang ng mga yun, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo dahil masasaktan ka lang. Grabe pa namang makapintas yung babaeng yan. Hindi siya naniwala noong una, pero kanina ay pinatunayan lang ng dalaga na hindi nagsisinungaling si John. He had all the things Amanda wanted and more. Pwede niyang ipagtapat dito ang totoo, but doing so would deplete his purpose. Ang makatagpo ng isang babaeng una siyang mamahalin kaysa ang pagiging bilyonaryo niya. Lalong nadagdaga ng nararamdaman niyang frustration. Sa halip na magmukmok ay lumabas siya ng bahay. Sakay ng motorsiklo ay tinungo niya ang bahay ni Carlos. Ba't bigla kang napasugo dito? Usisa ng kaibigan. May alak ka ba dyan? Tumaas ang isang kilay nito. Gusto mong maglasing? Nagtagas sa mga bagang niya. Tumayo ito at pumasok sa kusina. Paglabas ay may bitbit na itong dalawang baso, ice bucket at isang bote ng Jack Daniels. Mukhang malaki ang problema mo ah. Care to tell me? Anito nang ialok sa kanya ang basong may laman na alak. Kinuha iyon ni Lucas bago nagsali ng alak at saka ininom. Nakita ko na ang babaeng gusto kong pakasalan. Uminom din ang alak si Lucas. Hindi ba dapat matuwa ka? Bakit para kang nawalan? Nagsalin siyang muli ng whiskey sa baso. Katulad din siya ng iba, Carlos. All she cares for me is money. Hindi na siya kailangang tanungin. Nagkusa na siyang ikwento sa kaibigan ng buong pangyayari. Lucas, if that's what she wants and you really love her, bakit hindi ka pa huminto sa pagpapanggap? Sabihin mo sa kanya ang totoo and then marry her. Sigurado akong hindi ka niya tatanggihan. Yeah, right. At wala na rin siyang pinagkaiba sa mga naging girlfriends ko. You're forgetting the most important thing, Carlos. I want someone who will love me. Itinuro pa niya ang sarili. Baka naman na misinterpret mo lang ang sinabi niya kanina. He snorted. I don't need long explanations para makuha ang punto ni Amanda. She rejected me, plain and simple, just like that. Dahil isa lang akong hamak na konduktor. Ngayon niya nararamdaman ang frustrations ng mga walang pera. Kung pera ang dahilan, kaya mahirap humanap ng tunay na magmamahalang isang mayaman. Pera rin pala ang dahilan ng karaniwang tao. So, anong balak mo ngayon? Napapailing ito. Paano ay napansin itong nakakatatlong glass na siya ng whiskey, samantalang hindi pa nito napangalahati ang laman ng isang baso? Sa ngayon, gusto ko munang kalimutan na binasted ako ng babaeng mahal ko. Hindi na umimik pa ang kanyang kaibigan. Monday morning, aligaga si Amanda habang nakaupo sa waiting area sa terminal. Kanina pa siya palinga-linga, pero ni anino ni Lucas ay hindi niya makita. Wala rin ang motorsiklo nito sa regular na pinagpaparadahan niyon. Robert! Pasimple siyang lumapit sa konduktor. Kilala na siya nito sa pangalan. Ikaw pala, Amanda. Wala ba si Lucas? Nagkamot ito ng ulo. Wala eh. Nagpaalam sa boss namin na hindi muna siya papasok this week. May mahalaga yata nga asikasuhin sa kanila. Daig pa niya ang pinagsakluba ng langit at lupa. Ang lungkot ng pakiramdam niya ng sandaling yun. May number siya sa akin. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo para ma-text mo siya. Nginitian niya ito. Huwag na, salamat na lang.
Lumayo na siya rito at sumakay na ng bus. Hindi ang bus ni Mang Isko ang nakalinya ng oras na yon. Parang gusto niyang maiyak nang makaupo siya. She really felt bad. Alam niya kung gaano kasakit ang epekto ng rejection niya sa binata. Her guilt weighed down on her. Ilang gabing balisa siya sa pag-aalala. She did a lot of thinking the whole weekend. Tinimbang niya ang puso niya kung ano ang talagang mahalaga. Ang pangarap ba niyang maiahon sa hirap ang pamilya o ang pag-ibig niya kay Lucas? Naghahangad siya ng kaunting ginhawa. Sinong matinong tao ba naman ang hindi? Pero ano naman kung sapat lang ang sahod niya sa pang-araw-araw nilang pangangailangan? Kung marami siyang utang na binabayaran? Kung hindi niya mabili ang mga designer items na gusto niya sa mall? Kung nakatira lamang sila sa isang maliit na apartment? Buong buhay niya, hindi nila naranasang sumala sa oras ng pagkain dahil wala silang pera. Minsan ay hindi pa nagdemanda ang mga magulang niya dahil hindi nakabayad ng utang. Wala isa man sa kanilang huminto ng pag-aaral para mag-give way sa iba. Life might have been hard, but they were always blessed with what they need. She had a job, a loving family, food on the table, a roof over her head. Pera lang ang kulang sa buhay niya. Nang nakalipas na gabi lang din ay naisip ni Amanda, kung ipinanganak siyang mayaman, magiging kasing ayos ba ng buhay niya ngayon ang magiging buhay niya kung sakali? Magiging masaya kaya siya? No one could really tell. Kaya bakit niya papangarapin ang isang bagay na hindi niya tiyak kung makapagpapaligaya sa kanya? Gayong pwede naman niyang i-appreciate ang mga bagay na nasa kanya na. After analyzing her life, nakabuo siya ng pasya. Mahal niya si Lucas at wala na siyang pakialam kung mahirap man ito. Ito ang pinili niya. Ang problema na lang ngayon ay kung paano ipararating sa binata ang pag-ibig niya. Paano niya sasabihin dito ang nasa loob niya kung isang linggo itong mawawala at hindi niya tiyak kung may balak na bumalik? Pwede niya itong i-text or tawagan dahil may number naman siya ng binata. Pero mukhang ayaw na siyang kausapin ito. Napalingon sa kanya ang katabi dahil sa lalim ng kanyang buntong hininga. Gaya ng inaasahan ng dalaga, buong linggo na wala siya sa mood na magtrabaho. Nabimiss na niya ang kwentuhan nila. She missed their weekends together. Kaunti na lang at makalamunin na niya ang pride at puntahan na ito sa bahay. Buong weekend na hinintay ni Amanda na dalawin siya ni Lucas. Ayaw niyang isipin na ganoon ito kadaling sumuko. That he would give her up at once without hearing her explanation first. Ilang ulit na rin niyang sinubukan na tawagan nito, pero ring lang ng ring ang cellphone nito. Sira na ang budget niya sa prepaid load dahil sa dami ng text na pinadala niya sa binata. Pero kahit isang reply ay wala siyang natanggap. Gusto na rin niyang sumuko. Matamlay siyang gumising pagdating ng Lunes. Panay ang tingin sa kanya ng mga magulang habang walang gana siyang kumakain. Ilang araw ko nang napapansin na matamlay ka, Amanda. May dinaramdam ka ba, anak? Nag-aalalang tanong ng papa niya. Medyo napapadalas lang ho ang sumpong ng migraine ko pa. Pagdadahilan niya. Baka naman nasosobrahan ka sa trabaho. Bakit hindi ka muna mag-file ng leave sa opisina niyo para makapagpahinga ka? Suwestyo ng mama niya. Sayang naman ho. Okay lang ho ako, ma. Sus! Baka namimiss lang ni ate si Kuya Lucas kaya malungkot siya. Tukso naman ni Tristan. Pinandilata niya ang kapatid. Oo nga pala. Hindi na yata dumadalaw sa iyo ang batang yun itong nakaraang linggo. Eh, umuwi ho yata siya sa probinsya. May inasikaso lang. She heard Tristan's short laugh. Tinitigan niya ng matalim ang kapatid. Mabait na bata yung si Lucas, hindi ba papa? Tanong ng ginang sa asawa nito. Napangiti si Amanda sa kabila ng lungkot niya. After all the years of being married, gamit pa rin ang mga magulang niya ang endearment ng mga ito sa isa't isa. Pansin ko nga rin, at hindi siya mukhang konduktor ha. Magalang pang bata at mukhang masipag. Tahimik lang siyang nakikinig. Kaya ikaw, Amanda, sakaling manligaw sa iyo si Lucas, huwag mong lait-laitin, tapatin mo ng maayos. Napasulyap siya sa ina. Hindi naman ako ganun, ma. Saka bakit ko siya lalaitin? Eh di ba, mayaman ang gusto mong maging kasintahan.
Baka ikamaliitin mo na yung tao kapag nagparamdam sa'yo dahil hindi siya ang hanap mo. Hindi naman ako ganoon, Ma. Ulit niya. Dapat lamang, Amanda. Alam mo, pagdating sa pag-ibig, walang mahirap, walang mayaman. Tama lang na maging praktikal ka. Pero sana'y huwag mo rin kalilimutan na hindi lang pera ang nagpapatakbo ng buhay ng isang tao. Dahil ang pinaka-importante sa lahat, yung tanggap ka ng taong mahal mo at sabay ninyong tutuparin ang mga pangarap nyo. Alam ko na ho iyan. Malungkot na tugon niya sa isip lamang. Maaga pa nang makarating si Amanda sa bus terminal. As usual, naupo siya sa waiting area. Hi. Napalingon siya sa kanyang tabi. Isang lalaki ang bumati sa kanya. Nakasuot ito ng office attire at mukhang kagalang-galang. Ako nga pala si Menard. You're Amanda, right? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Gulat na tanong niya. Guwapo ito, mestizo at matangkad. He smelled good too. Mukhang mamahalin ang pabango nito. Naririnig kasi kitang tinatawag ng isang konduktor. Inilapit pa nito yung mukha sa kanya. Yung guwapo, kilala mo ba siya? Si Lucas? Sa halip na mabahala ay naging curious siya. Bakit interesado ito kay Lucas? Hindi kaya? Oo, siya nga. Ano kasi? Bahagya itong namula. And she was beginning to lighten up. Naglalaro na sa mga labi niya ang isang amused na ngiti. I'm gay. At type ko siya. Nakagat niya ang pang-ibabang labi para wag mapabunghalit ng tawa. Kung pagmamasdan kasi itong si Menard, walang makakahalatang beki ito. Well-proportioned at maganda ang katawan nito, yung tipong mahilig sa gym. At kahit ang boses ay lalaking lalaki. Baka naman pwede mo akong ipakilala sa kanya. Tingin ko kasi sobrang close kayo. Sandaling nangunot ang noon nito. Magkaibigan lang kayo, hindi ba? You're not... No, hindi pa. Pero malapit na. Eksaherado itong nagbuga ng hangin. Oh, thank God. Akala ko pa naman, karibal kita. Pasimple niya itong tinaasan ng kilay. Ipakilala mo lang ako. I'll do the rest. Nasa bakasyon yata siya ngayon. Hindi ko pa nakikita eh. Hindi. Nakita ko siya kanina. Kapwa nila inilibot ang mga mata. Hayun siya, oh. Nasa dispatcher's office nga si Lucas. Kausap ang iba pang kasama. Instinctively, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. She had never realized until now how much she missed him. Lumingon sa gawin nila si Lucas. Ngumiti siya na magtama ang kanilang mga mata. But instead of smiling back, nagsalubong ang mga kilay nito. Ibinalik kaagad nito ang pansin sa mga kasama. He literally ignored her. Amanda felt the sting inside her heart. Tawagin mo na siya. Ipakilala mo na ako. Pangungulit pa ni Menard. Gusto na niya itong singhalan. I'm sorry, Menard, pero hindi ko magagawa ang gusto mo. You see, gusto ko rin kasi siya eh. So that means magkaribal nga tayo. May katarayang sagot niya. At para hindi na mauwi sa konfrontasyon ng usapan nila, tumayo na siya at umakyat sa bus. Nakaupo siya sa window side. Tanaw ang grupo ni Lucas. At sa ilang minutong pinapanood niya kung paano itong makipagbiruan sa mga kaibigan. Not once did he glance at her direction. Nag-init ang kanyang mga mata. Nahuli na ba siya? Wala na bang chance para maibalik pa nila ang dati nilang samahan? Hanggang sa umusad ang bus na sinasakyan niya, ay hindi na siya tinapunan ng tingin ng binata. At habang papalayo sila sa terminal, lalong tumitindi ang paninikip ng kanyang puso. Until finally, she could not hold the tears any longer. She turned sideways and pretended to look outside. Pero ang totoo, tinatago lang niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Maghapong nagpakabisi siya sa trabaho. Ayaw niyang isipin si Lucas. Nasasaktan lang siya. Kung talagang nawala na ito ng interes sa kanya, wala na siyang magagawa. Hindi niya na ito dapat iyakan. They were not meant to be. Ganoon lang kasimple iyon. Pero bakit parang sinasabi niya iyon sa sarili, ay nanunubig na naman ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay hindi niya na ito nakita sa terminal. Kahit ng sumunod na araw ay wala rin ito. Pagdating ng Webes ay talagang sumuko na siya. But Friday afternoon,
turned out different. Ito ang konduktor ng bus na nasakyan niya pauwi. Aligaga siya sa buong durasyon ng biyahe nila. Kinakabahan siyang hindi mawari dahil siguro naroon lang sa unahan ng bus si Lucas. Malapit na sila sa beach resort nang tumayo ang tatlong pasaherong lalaki. Lumapit ang dalawa sa unahan, ang isa'y tumapat sa gawin niya. Tumigil ang bus sa madilim na bahagi. Walang kikilos! Sigaw ng lalaking nasa tapat niya. Bumunot ito ng armas. Napatingin siya rito. Napasigaw ang ilang pasahero sa unahan. Nagkaroon na pala ng kaguluhan. Nakita niyang humampas ng isa sa tatlong lalaki si Lucas. Napatayo siyang bigla. Lucas! Itinapat naman ng lalaki ang armas sa kanya. Ikaw, lumapit ka! Utos nito. Parang may sariling isip ang mga paa niya na lumapit. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. But she was more afraid of what might happen to Lucas. Nakita niya itong hinila ng dalawang lalaki papasok sa isang itim na van na nakaparada sa unahan ng bus. Halika! Hinablot nito ang kanyang braso at hinila siya pababa ng bus. Napadaing siya sa sakit. He threw her inside the van, sa tabi ng walang malay tao na binata. Lucas! Inangat niya ang ulo nito. Nagpanik siya nang may makapasyang basa sa gawing batok nito. Nang tignan niya ang palad ay may dugo iyon. Oh God! Napaiyak na siya. Impit siyang napasigaw nang umalingawaw ang isang tunog sanhi ng armas. At pagtatapos ay umarangkada na ang van palayo. Ano bang kailangan niyo sa amin? Bakit niyo ginagawa to? Tanong niya sa lalaking tumabi sa kanila. Nakaumang pa rin ang armas nito. Handang gamitin kung kinakailangan. He only sneered. On instinct ay niyakap niyang wala pa rin malay tao na binata. Sana'y hindi malubha ang sugat nito sa ulo. At sana'y magising na kaagad ito. Lucas, please, gumising ka na. Aniya habang tumutulo ang luha. Huwag mo kong iiwan. Bulong niya habang itinatapat ang ulo nito sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan sila patungo. Heavily tinted ang salamin ng van, bukod pa sa palilim na ang gabi. They seemed to be driving for more than an hour. Kumilos ang binata ng bahagya. Niluwagan niya ang pagkakayakap sa katawan nito. Lucas? Samantala, ilang beses na kumurap ang binata. Inaaninag ang mukha ng babaeng tumawag sa kanyang pangalan. His vision was still hazy at nananakit ang ulo niya. Naalala niya na kung bakit. Bigla siyang bumangon. Huwag kang kikilos ng masama, Del Franco. Kung ayaw mong gamitin ko sa iyong armas na to. The man was serious. Naningkit sa galit ang kanyang mga mata. Anong kailangan niyo sa akin? Kalmadong tanong ni Lucas. Ngumiti ang lalaking katabi niya. Ang isang nasa unahan ang sumagot. Pasensya na, Del Franco. Napag-utusan lang kami. Lalong umakyat ang galit niya. He was more angry than scared. Nakarinig siya ng mahihinang hikbi. Amanda? Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang dalaga. Yumakap ito sa kanya. Nanginginig ang katawan sa takot. Napamura siya. Bakit pati siya'y kinuha ninyo? Wala siyang kinalaman sa akin. Galit na talaga siya. Subalit wala siyang magawa. Kung siya lang, makikipagsapa na rin siyang lumaban. Pero ngayong kasama niya si Amanda. Tumahimik ka na lang, Del Franco. Mamaya mo na manalaman kung anong balak ni boss sa inyo. Ang malamig na senaryo ang lumabas sa isip niya na nagpagalit sa kanya ng husto. Nahuhulaan na niya kung anong kailangan sa kanya ng mga kalaban. Pero kay Amanda, natatakot siya sa maaaring gawin ng mga lalaking to sa dalaga. Niyakap niya ng mahigpit si Amanda. Hindi niya makakaya na may mangyaring masama sa dalaga. Huminto ang van sa isang pier. Pinababa sila ng mga kumuha sa kanila at dinala sa loob ng isang lumang yate. Ipinasok sila sa control room at matapos itali ang kanilang mga kamay, ay saka sila ikinulong. Sino sila, Lucas? Bakit kanila kinuha? Natatakot na tanong ni Amanda. Nakaupo silang dalawa sa wooden chair at parehong nakatali ang mga kamay nila sa likuran. May ilang dipa na distansya ang pinagtalian sa kanya sa kinalalagyan ng lalaki. Magkaharap sila kaya kita niya ang pagtatagis ng mga bagang nito.
Hindi ko sila kilala. But I guess, miyembro sila ng isang grupo na gustong kumuha ng pera sa akin. Anong ibig mong sabihin? Anong kukunin nila sa pamilya natin eh? Pareho lang tayong walang pera. Hindi kumibo ang binata. Maya-maya ay nagsalita ito. Bakit pumayag kang idamay ka nila? Wala kang kaugnayan sa akin. She made a bitter laugh. May nakatapat na armas sa ulo ko. Anong gusto mong gawin ko? Akala mo ba gusto ko ang nangyari? Napabuntong hininga naman si Lucas. Masakit ba ang sugat mo sa ulo? Sarkastiko itong tumawa. Nag-aalala ka sa akin? Nakita kong pinalo kanila ng armas sa ulo at nakapa akong sugat. Paanong hindi ako mag-aalala? Maliit lang yon. Hindi ko ikakawala yon. Tugon ito sa malamig na tinig. Sa halip na sumagot ay tinikom na lang niya ang bibig. Hindi niya maintindihan kung bakit pagalit itong magsalita. Parang inis na inis pa ito dahil nakasama siya. She bit her lower lip. Higit sa takot ang nararamdaman niya. Nasasaktan din siya sa pagiging malamig nito. Hindi na niya namalaya na pagtakbo ng oras. Dahil marahil sa pagod at takot ay nakatulog na siya. Nagising na lang si Amanda nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang tatlong lalaking kumuha sa kanila. May kasama pa itong dalawa. Kamusta ka, Del Franco? I hope hindi ka masyadong pinahirapan itong mga tauhan ko. Sino ka ba? Matapang na tanong ng binata. Ngumisi lang ang lalaking kausap nito. Higit itong mukhang disente kaysa sa mga grupong nakapalibot dito. Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang dapat mong itanong ay kung ano ang kailangan ko sa'yo. Ikaw ang nagpapadala ng mga sulat? Tumango ito at ngumisi. Nalinlang mo rin kami sandali. Mabuti na lang at alerto ang mga tauhan ko. At nakabuti rin sa amin na ikaw na mismo ang lumabas sa iyong lungga. You made work easier for us. What do you want? Lucas hissed. 50 million in cold cash. Nahihibang ka na ba? Saan siya kukuha ng 50 million? Konduktor lang siya ng bus. Singit ni Amanda. Nagkamali lang ang mga ito. Yes, that was it. Biktima lang sila ng mistaken identity. Ngunit tumawa lamang ang lalaki na parabang isang malaking biro ang sinabi niya. Lumapit ito sa kanya. Huh, madali ka palang maloko, miss. Sayang, napakaganda mo pa naman. Napasinghap siya at nanlaki ang kanyang mga mata nang hawakan nito ang kanyang mukha. Hindi mo ba alam na ang lalaking tinutukoy mong konduktor ay isa sa pinakamayamang tao sa mundo? Barya lang sa kanyang 50 million. No. Bahaw siyang natawa. Nagkakamali ka lang. Tumuwid dito at nilingon ang nakatali na binata. Bakit hindi mo siya tanungin? Tinitigan ni Amanda ang binata na inakala niyang konduktor. Lucas? Umilap naman ang mga mata ng binata. Sa halip na sulubungin ang tingin niya ay ang lalaking nakatayo ang binalingan nito. I'll give you what you want. Huwag niyo lang siyang idamay. Wala siyang kinalaman sa akin. He said in a resigned tone. Daig pa ni Amanda ang binuhusan ng nagyayalong tubig. Nanlamig ang buo niyang katawan. All the while nakasama niya si Lucas. Nagpapanggap lang pala ito. Mabilis na nag-ulap ang kanyang mga mata. Namalaya na lamang niyang umiiyak na siya. Hindi na niya pinansin ang pakikipag-usap nito sa cellphone. Hindi na rin niya pinansin ang paglabas ng mga kumuha sa kanila. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino ka talaga? Nag-aakusang tanong ni Amanda kay Lucas nang sila na lamang dalawa. Bakit ka umiiyak? Nangihinayang ka bang binasted mo ko? Hindi mo inaasahang nagtapon ka ng ginto? Ganti nito. She deserved that, she guessed. Hindi na lamang siya kumibo. Tiyak naman niya na kung ano man ang sabihin niya, mas dobleng panunumbat ang ibabalik nito sa kanya. She cried silently. Mag-uumaga na nang muling pumasok ang tatlong lalaki sa control room ng yate. May bit-bit na pagkain ang mga ito. Kinalag ng mga ito ang pagkakatali nila. At para hindi tangkain ni Lucas na lumaban, itinapat sa dalagang armas ng isa sa mga lalaki. Gusto niyang matawa. Gusto niyang ipumukha sa lalaki na kahit saktan pa siya nito, ay walang magiging epekto iyon sa binata. He clearly despised her.
Malinaw na ipinaramdam nito iyon sa kanya nang nakalipas na gabi. Naupo siya sa isang sulok ng lumabas ang tatlo. Tiningnan lang niya ang pagkaing nasa tray. Kumain ka na. Utos ni Lucas, napaikot-ikot sa loob ng control room at waring may hinahanap. Wala akong gana. Isinubsob niya ang mukha sa dalawang tuhod. She just wanted this ordeal to be over soon. Gusto na niyang umuwi sa kanyang pamilya. Hindi na malaya ni Amanda na nakatulog na pala siya. Naramdaman na lamang niya ang tawag sa kanya ni Lucas. Bakit? May nakita akong maliit na butas palabas. Huwag kang maingay. Tatakas tayo. Dumaloy kaagad ang adrenaline sa kanyang mga ugat. Kinakabahan man ay sumunod siya sa binata. Sa isang parte ng dingding, sa loob ng isang mahabang shelf, nagawa nitong sirain ang kinakalawang na bakal para makalikha ng butas. Sapat ang laki niyon para makalusot sila. I'll go first. Lumusot ito roon at nang masigurong ligtas ay saka ito sumenya sa kanya. Pahalang ang pagkakadaong ng yate sa pantalan. Lumabas sila sa gawing likuran, malayo sa mga nagbabantay sa unahan. It was dusk. Nakatulong ang kadiliman para ikubli sila. Para makatawid sila sa kabilang gilid ay kailangan nilang talunin ang may dalawang talampakang giwang. Kaya mo? Tinanguan niya si Lucas. Nauna itong tumalon at saka siya inalalayan. Hustong nakatawid silang dalawa nang lumitaw ang isang lalaki sa gawin ng pinanggalingan nila. Takbo, Amanda! Hindi na nito kailangang magsalita. She ran as fast as her feet could carry her. Nasa likod niya lang si Lucas. And behind them, humahabol din ang tatlong lalaking may hawak na armas. Dito! Lumusot sila sa pagitan ng nakahilerang shipping containers. Napasigaw siya nang makarinig ng sunod-sunod na tunog ng armas. Nang lingunin niya ang kasama, ay hawak nito ang kaliwang braso. May tama ang binata. Lucas! Don't stop, Amanda. Kahit anong mangyari, huwag kang hihinto. Lalong nadoble ang panik na nadarama ng dalaga ng sandaling yun. Hindi niya ito kakayaning iwan. Muling umalingaw-ngaw ang mga tunog. Bigla siyang itinulak ng binata, bago pa man tumama sa kanyang mga armas. Kitang-kita pa niya nang tumama dito ang dalawang bala at sugatan itong natumba sa lupa. Lucas! No! Malakas na sigaw ni Amanda. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa binata. Wala na siyang pakialam kung ikawala man niyang pananatili roon. Basta hindi niya magagawang iwan ang binata. Mahigpit niya itong niyakap. Hinihintay na lamang niyang may tumama sa katawan niya at mabuwal din siya sa lupa. Ngunit sa halip ng mga tunog ng armas, ay sirena ng parating na police mobile ang narinig niya. Ano na ang lagay niya? Matapos silang mailigtas ng mga police, ay isinugod kaagad ang binata sa pinakamalapit na ospital. Kaagad itong ipinasok sa operating room dahil sa dami ng tama sa katawan. Isang dating businessman ang kumuha sa kanila. They were good as dead when they were taken. Dahil walang balak ang mastermind na pakawalan sila. It wasn't just the money he was after. Gusto nito na mawala si Lucas. Ganti para sa inakala nitong kaugnayan ng binata sa pagkalugi ng negosyo nito. Mabuti na lamang at mabilis na naitimbre ni Robert ang nangyari sa boss nitong si Carlos. Kaagad namang natawagan ng huli ang pinsa ng binata. Nagkaroon ng operations para sa kanila. Dahil matinik ang mga operatibang naghanap sa kanila. Madaling natunton ang mga ito kung saan sila dinala. Hindi pa sila tapos, Amanda. Nangihinang napaupo siyang muli sa bench at humagulhol. Amanda. Samantala, hindi malaman ni Chris kung paanong aaluin ang dalaga. Masigit pa sa pag-aalala ang nakikita niya rito. Takot na takot ito para sa pinsan niya. Nang umuwi si Lucas mahigit isang linggo na ang nagdaan, alam niyang may malaki itong problema. He wasn't his usual self. And over a few glasses of brandy, pahapyaw nitong ikinukwento ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Amanda. Sa nakikita niyang frustration sa pinsan, hindi na nito kailangang aminin sa unang pagkakataon na in love ito sa isang babae. Hindi ito mukhang pera lang ang habol sa pinsan, gaya ng mga babaeng na link dito. Totoo ang nakita niyang pag-aalala ng dalaga. Hindi arte ang pag-iyak nito.
Ang mabuti pa siguro, umuwi ka muna. Gusto mo bang ipahatid kita sa inyo? Kanina pa ito nakabantay sa waiting area malapit sa OR. Natataranta ito sa tuwing bubukas ang pinto at may lalabas na tao. Wala itong pakialam kahit na marumi ang kasuotan nito o walang ayos ang mukha nito. No! Sunod-sunod na iling ni Amanda. Please, payagan mo kong magstay dito. Gusto ko lang malaman na ligtas si Lucas. Pangako, aalis ako once na nalaman kong ligtas na siya. At hindi na ako magpapakita pa. Nangunot ang noo ni Chris. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon itong magsalita. Then again, hindi naman niya alam ang buong istorya. Nasa ganoon silang ayos nang lumabas ang attending surgeon ni Lucas. Doc, ano na ang lagay ng pinsan ko? Dumaplis yung isang bala sa kidney niya at medyo maselan din ang ibang tama niya. But he's out of danger, pero kailangan pa rin niyang maobserbahan. We'll transfer him to ICU. Salamat po. Isang malalim na buntong hiningang narinig niya. Nakaupo na muli si Amanda Cecilia. Namumutla ito at nanginginig ang mga kamay. But she was obviously relieved by the news. Nagtagal pa ng may isang oras bago na ilipat si Lucas sa ICU. At hinayaan ni Chris na tignan ito ng dalaga. Pagkatapos ng ilang minuto, ay nagpaalam na rin si Amanda. Hindi ito pumayag na ipahatid pa niya. A month and a half later, palabas na si Amanda sa gusaling yun, sa Makati nang hindi sinasadyang mabunggo siya ng isang lalaki. Babagsak sana siya sa sahig kung hindi siya kaagad nahawakan ito. Amanda? Chris? Ang lapad ng ngiti nito, siya naman ay hindi mapakali. Paano kung kasama nito si... Anong ginagawa mo rito? Untag nito. Ano kasi? Nakagat niya ang labi. Oh, ano bang klaseng tanong yon? Anito na napangiti. Tumingin ito sa Rilo. Magla-lunch ka ba? It was 10 past 12. Tumango siya. Palabas siya para kumain sa isang maliit na karinderya na nasa gilid lang ng gusaling pinapasukan niya. Halika na, sumabay ka na sa akin. Bigla siyang nataranta. Naku, wag na lang. Nakakahiya naman. Ano bang nakakahiya ang sinasabi mo? Hinawakan siya nito sa braso, kaya hindi siya makapalag dahil baka pagtinginan sila ng mga tao. Let's go, ako ang bahala sa'yo. Wala na siyang nagawa kundi ang sumama. So na-transfer ka sa branch niyo rito? Tanong nito habang kumakain sila. Temporary lang, nagkulang kasi sila ng clerk kaya ako muna ang ipinalit. Babalik rin ako sa branch namin sa Manila next Monday. Ganoon ba? Inilapag na nito ang mga kubyertos. Uminom ng tubig at tumitig sa kanya. Na-conscious naman si Amanda. Amanda, hindi mo ba namimiss si Lucas? Muntik na niyang maibugang iniinom na tubig. Hindi niya magawang sumagot. Magaling na ang pinsan ko. Alam mo, ang laki ng pinagbago niya. At kahit hindi siya magsalita, may pakiramdam ako na ikaw ang dahilan ng pagiging irrational niya ngayon. Kunot noong tinitigan siya nito. Please see him, Amanda. Kausapin mo siya. Pero Chris, may gaganiping party sa Del Franco building sa Saturday ng gabi. I'm inviting you, and I won't take no for an answer. Ako na ang bahala sa lahat ng kakailanganin mo. Presence mo lang ang hinihingi ko. Chris, imposible ang hinihingi mo sa akin. Kumunot ang noon nito. Bakit imposible? Wala siyang maipangsagot dito. Look, Amanda, hindi ko alam ang buong kwento sa pagitan ninyo. That's between you two. Pero maawa ka naman sa akin. Sa akin niya lagi ibinubunto ng sama ng loob niya. Kung hindi lang siya tensyonada, baka natawa na siya sa nakitang ekspresyon sa mukha ni Chris. Please, Amanda, kahit hindi mo sabihin, nakikita ko sa mga mata mo na gusto mo rin siyang makita. You love him, at kahit i-deny mo pa'y hindi ako maniniwala. Why don't you grab this opportunity to see Lucas and talk to him? Alanganin pa rin siyang pumayag. Ayaw na niya akong makita. Doon na ngumiti si Chris. Believe me, Amanda, Lucas will be delighted to see you. Mataas lang talaga ang pride ng pinsan kong yun. She let out a nervous giggle. Anong oras ba ang party? Naging kasing lapad ng EDSA ang ngiti ni Chris
nang marinig ang sinabi niya. Malakas ang kabog ng puso ni Amanda nang pumasok sa ballroom ng Del Franco Building. Maraming tao sa loob at kahit inassure ni Chris na bagay sa kanya ang suot niyang emerald green chiffon evening gown, hindi pa rin niya maapis ang kaba niya. Bukod kasi sa hindi niya kilala ang mga tao roon, hindi siya sanay sa ganoong kasiyahan. Sinabi ni Chris na narito na si Lucas sa loob. She nervously walked past the crowd and settled on a corner. Nakakaingganyo ang mga pagkain sa buffet table, pero wala siyang gana. Daig pa niyang may 1,000 paru-paro sa loob ng tiyan, sa tindi ng tensyong nararamdaman. Dumaan ang isang waiter na may dalang tray ng cocktail drinks. Wala sa loob na dumampot siya ng isa. Hindi niya alam kung anong klaseng alak iyon. Hindi rin siya sanay uminom. Pero kailangan niya ng pampalakas ng loob ng mga oras na yon. Lakas loob niyang ininom ang alak. Napaubo siya nang gumuhit ang init sa kanyang lalamunan. You're not supposed to drink a martini straight up. Anang isang tinig sa kanyang likuran. It was a man in his late 40s yet still handsome. May paghangang humagod sa mga mata nito sa kabuuan niya. The chiffon dress hugged her figure like second skin. Litaw ang kanyang mga balikat at ang malaking bahagi ng kanyang likod dahil sa ganda na yari ng damit. Her hair, put up in an updo fashion, plus the light makeup completed her exotic and innocent look. Inayusan siya ng stylist na pinadala ni Chris at nagustuhan niya ang outcome. Kanina pa kita pinagmamasdan. You seem to be on your own. Bumukas ang bibig niya para magsalita, pero may nauna na sa kanya. Fortunately, she's with me, Darius. Seryoso ang tinig ni Lucas na nakatingin kay Amanda. Selos ba ang nakita ni Amanda sa mga mata ni Lucas? Abangan sa susunod na kabanata. Lucas, your timing is impeccable. Tatawa-tawang biro ni Darius. Napayuko naman si Amanda. Isang matipunong braso ang kaagad na humapit sa kanyang baywang. Napasinghap si Amanda sa naramdamang init ng katawan nito. I'm just looking out for my own. Anitong nakatunguna sa kanya. His seated gaze made her look up and stare into his eyes. Bahagyang naningkit ang mga mata nito nang makita ang ayos niya. Very well then. Mahirap kalabanin ng isang katulad mo. Nagpaalam na ang lalaki at lumayo sa kanila. Lucas? Gumuhit ang sarkastikong ngiti sa mga labi nito. That was Darius Montales, a shipping magnate. Hindi ko alam. Tinugtog ng live band ang isang slow love song. Hinawakan ng binata ang isang kamay niya. At walang salitang hinila siya sa gitna ng makeshift dance floor. Hinapit siya nito. So close na nahihirapan siyang huminga. Pero kahit pa, mas masarap damhin ang yakap ng binata. They were swaying softly. Nakahilig ang ulo niya sa balikat nito. And their arms were around his nape. Hindi ko akalain na magre-resort ka sa gate crushing para lang makabingwit ng mayaman. At talagang pinili mo pa ang event na to. She tensed when she heard it. Iniisip ba nitong uninvited siyang nagpunta rito? And for the purpose of finding a suitable husband? So nakatanim na pala talaga sa isip ni Lucas na pera lang ang gusto niya. Hindi mo na kailangan paguri ng sarili mo. I'm richer than this man. Pwede kitang pakasalan kung gusto mo, Amanda. At bakit mo ako pakakasalan? Sa wakas ay gumana ang vocal cords niya. Her voice seemed alien to her. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya ng binata. Napasinghap siya. Dahil gusto kitang makasama sa kama ko. He drawled. Tumatama ang hininga nito sa bahagi ng kanyang tenga. Isang nakakaliyong sensasyon ang lumukob sa dalaga. I know you want money. Magkakaroon ka ng marami kung pakakasal ka sa akin. His every word pained her. Pakiramdam niya ay isa siyang high-class na babae na kinukumbinsin nito na sumama dito ng isang gabi. Well, she might as well play the part. Kahit paano ay makapagsalita rin siya. Hindi mo ko kailangan pakasalan. Bahagya niyang inilayo ang sarili dito. He had a scowl on his face. You can have me for this night, Lucas. Pero pinapauna ko na sa'yo. Mataas ang presyo ko. Naningkit lalo ang mga mata nito. But after a moment, he sneered. Siya naman ay naliliit na. Pero kailangan pangatawanan na niya iyon.
I can pay you a king's ransom, Amanda. He grabbed her hand and led her out of the ballroom. Sumakay sila sa isang private elevator. Pagdating sa penthouse ay ginamit nito ang keycard para mabuksan ang bachelor suite nito. Once inside, hinila siya kaagad ng binata at mariing hinalikan sa bibig. Lucas let her go. Umupo ito sandali sa sofa at may isinulat. She heard him rip a piece of paper. Isa iyong cheque. 10 million pesos. Sabihin mo kung kulang pa. Daragdagan ko. Naidasal ni Amanda na sana ay bumuka ang sahig at lamuni na lamang siya. Mas matindi pa ang ordeal na ito kaysa sa dinanas niya nung kinuha sila. Lucas was ripping her heart slowly. It's enough. Kahit gusto niyang punitin sa harapan nito ang cheque, pinili niyang kunin iyon at isinilid sa kanyang purse. Ngayong gabi, ibibigay niya rito ang sarili niya dahil mahal niya ang binata. She'd give him a night he would never forget. Shall we? She willingly went with him to his bedroom kasing lapad na ng buong bahay nila ang kwarto nito. Minimal at masculine ang disenyo ng silid. Hinawakan siya kaagad ng binata. Animoy gutom na sinakop nito ang kanyang mga labi. Itinulak niya ito at umatras. Don't play games with me, Amanda. Mapanganib ang tono nito. I'm not playing any games. There's no need to rush. We have all night. Tumaas ang isang kilay ni Lucas. Ngingitian lang niya ito ng matamis. She went to the wall, covered with a floor-to-ceiling curtain. Hinila niya ang taling magbubukas sa kurtina. She almost gasped. Lucas' room had an overview of the metropolitan area. Yari sa makapal na salamin ng dingding, kaya kita niya ang tanawin sa labas. She could see the skyscrapers of Makati, pati na rin ang mabituing langit at ang crescent moon na nagsilbing background ng buong syudad. Tumatago sa salaming dingding ang mapusyaw na ilaw ng syudad at ang liwanag na binibigay ng buwan. Sunod niyang ini-off ang ilaw sa silid. The room turned dim, with only the outside light to illuminate the interior. Nakasunod lang ang mga mata ng lalaki sa bawat kilos niya. Tumayo si Amanda sa gawing makikita siya nito. Her hand went up to unclasp the pin of her hair. At unti-unti niyang inaalis ang kasuotan. I can do this. Aniya sa sarili. Sandali siyang pumikit at humugot ng malalim na hininga. Sunod-sunod na lunok ang ginawa ni Lucas habang nakatitig sa dalaga. Hindi niya hiniwalayan ang tingin ang bawat kilos nito. Nagulat siya nang makita ito sa ballroom. Hindi niya alam kung bakit ito naroon. He wanted to ignore her, but he could not resist the magnetic force which drew him to her, lalo't nakita niya itong nilapitan ni Darius. Pakiramdam niya ay tinapakan ito ang ego niya nang tumanggi itong magpakasal sa kanya. He really meant it. He really wanted her to be his wife. Wala na siyang pakialam kung pera lang ang habol nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan kung bakit. Bagaman nireject nito ang marriage proposal niya, ay narito ito ngayon sa harapan niya at willing na ibigay sa kanya ang iniingatan nito. He could never understand her reasons. Pero hindi ibig sabihin niyon ay tatanggihan niya ang kagandahang nasa kanyang harapan. Kanina pa siya nadadala kay Amanda. He held his breath when she stepped out of her last garment. She looked like a goddess, with her long hair framing her face, moonlight making her skin glow, highlighting her soft curves. Unti-unti itong humakbang palapit sa kanya. Napangisi si Lucas. He would definitely enjoy this night. Nang ilang pulgada na lang ang layo ni Amanda sa kanya, ay hindi pa rin niya ito hinawakan. He waited for her next move. Sa gulat niya ay ito rin ang nag-alis ng kasuotan niya. That's enough. Hinila niya ito patayo at nagkatitigan ang mga mata nila ng dalaga. Walang pag-alinlangan na lumapat ang labi ng binata sa dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang nadarama niya, lalo na nang tugunin ni Amanda ang halik niya. Marahan niya itong inihiga sa kama at kapwa nila dinadama ang bawat isa. May kanya-kanya man sila na dahilan, pero hindi maitatanggi ng katawan at puso nila ang labis nilang pagmamahal sa isa't isa. Malayang ibinigay ni Amanda ang sarili sa lalaking pinakamamahal niya. Lucas woke up the next morning, finding himself alone in his big room. Wala na si Amanda
and if what they had shared last night was not enough to make him long for her. Her sweet scent on the pillows did. Iritado siyang tumayo, determined to erase the most satisfying, most fulfilling night of his life from his mind. He took a cold shower. Pero hindi magawang pahupain ng malamig na tubig ang kanyang katawan. The more nakalimutan niya ang naganap sa kanila, ay mas lalo lamang hindi nawawala sa puso niya si Amanda. Last night was a maddening experience and was worth 1,000 times more than the money he paid her. And he wanted to lose himself with her again. Ang problema ay wala na si Amanda. At pagkatapos ng mga sinabi niya rito, ay duda siya kung gugustuhin pa ng dalaga na makita siya. Padabog siyang lumabas ng shower. Kakatapos lang niyang magbihis at nakalabas na ng sala nang pumasok si Chris sa kanyang suite. Nasaan si Amanda? Tanong kaagad nito. Kumunot ang kanyang noo. Paano mo nalaman na kasama ko siya? Nakita ko kayong magkasama kagabi. So where is she? Natutulog pa ba siya? Okay na kayo? She's gone. Napawi ang ngiti nito. What do you mean she's gone? She left. Late last night or early this morning. I don't know. Basta wala na siya rito. Lumaylay ang mga balikat ni Chris. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon nito. Lucas, tell me you didn't. If you're going to ask if may nangyari sa amin, yes, I did. At hindi ko siya pinilit. We both wanted it. Besides, hindi naman siya lugi sa perang ibinayad ko sa kanya. Seryoso niyang saad. Hindi niya alam kung bakit nasaktan ang puso niya nang mabanggit niya ang pera. Namilog naman ang mga mata ni Chris sa pagkabigla. Binayaran mo siya? Naihibang ka na ba? Yan ang pinakamalaking pagkakamaling na gawa mo, Lucas. Teka nga muna, bakit ba ganyan ka makareact? Ano ba ang pakialam mo sa amin ni Amanda? Mataas na ang tinig niya. If Chris wanted a fight, hindi siya tatalikod sa away. Kanina pa nga siya naghahanap ng pwede niyang pagbuntunan ng frustrations niya. Concerned ako sa tao dahil ako ang nag-imbita sa kanya. Pinakiusapan ko siyang makipagkita sa'yo at kausapin ka, Lucas. Parang umugong ang tenga ni Lucas sa narinig. You invited her to the party? Yes, ang akala ko'y nagkaayos na kayo. Yun pala'y sinaktan mo lang ang kalooban niya. Sumbat nito. Natigilan naman si Lucas. Iiling-iling na naupo naman sa sofa ang kanyang pinsan. Mababa na ang tinig nito. But his words struck him as more alarming. Hindi ko ma-imagine na tinatrato mo siya, gaya ng mga babaeng alam mong pera lang ang habol sa'yo. Diretso itong tumingin sa kanya. Dahil sa nadamang guilty, he turned his head away. She loves you, Lucas. It's very obvious. Hindi siya mag-aalala sa kalagayan mo nung nasa ospital ka. At hindi siya susugal na pumunta rito. Kung pera lang ang habol niya. I couldn't believe you'd be so blind to see her real feelings. Alam mo, minsan wala sa lugar yung pride mo. He flinched. Pero hindi niya maramdamang offended siya sa sinabi nito. His cousin was right. Padabog na tumayo si Chris. Congratulations. Sinayang mo ang pagkakataon mo sa kanya. Tinapon mo ang napaka-special na babae na pinapangarap mong maging perfect wife. Wika ni Chris, sabay talikod at lumabas ng kwarto. Naiwan naman si Lucas na nangihina at nagsisisi sa nagawa. Just another lonely ride home. Malalim ang buntong hininga na pinakawala ni Amanda habang pinagmamasdan ng pamilyar na daan pa uwi ng Cavite. It had been 2 weeks and yet, sariwa pa rin sa alaala niyang namagitan sa kanila ni Lucas. Nang magpaalam siyang dadalo ng party nito, ay walang pag-aanilangang pumayag ang kanyang mga magulang. Hindi na nagtanong ang mga ito nang sunduin siya ng isang kotse ng Sabadong yun. Hindi na rin nag-usisa ang mga ito nang umuwi siya kinabukasan na. It was only after 2 days nang magtanong ang mga ito tungkol sa binata. Napaghandaan na niya ang sitwasyon. Humabi siya ng isang magandang kwento tungkol sa naging relasyon nila. Kung nagdudaman ang mga ito, hindi niya nahalata. All they knew was it didn't work well between them and they parted off as friends. Hindi na niya sinabing natulog siyang katabi si Lucas. Hindi na rin niya sinabi ang tungkol sa tsyeke na kaagad din niyang pinunit at itinapon sa basurahan that same day na umalis siya ng Del Franco building. For some reason, gusto pa rin niyang manatili ang magandang imahe ni Lucas sa kanyang mga magulang.
at iwan nito ang napakasakit para sa kanya. At ang kalimutan ng binata ang pinakamahirap na gagawin niya. Masaya siya sa harap ng ibang tao, pero umiiyak siya tuwing mag-isa. At wala siyang dapat sisihin kundi ang maling choices niya. Naghangad siya ng isang lalaking tutupad sa pangarap niyang guminhawa. Hindi ang isang lalaki na tutulong sa kanya na matupad ang pangarap na yun. At isang maling desisyon iyon. And now, she was paying gravely for that mistake. Naramdaman na naman niya ang pag-iinit ng mga mata. Kaagad niyang inilabas ang panyo mula sa bag. Nakakahiya kung dito pa siya iiyak sa loob ng bus. Dahil naabala sa pag-i-emote, hindi na malaya ni Amanda na nakahinto na sila sa mismong lugar kung saan sila kinuha ni Lucas. Nagulat na lang siya nang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaki. Ma'am, kailangan ninyong sumama sa amin. Nanlaki ang mga mata niya. Pasimpleng ipinakita nito sa kanya ang mga armas na hawak nito. Lalong nadagdagan ang kaba niya. Please lang po, sumama na kayo. Siguro ay kinain na ng takot ang common sense niya. Wala sa sariling tumayo siya at hinayaang sumama sa mga ito pababa ng bus. Gaya ng naunang nangyari, isinakay siya ng mga ito sa isang padyero. Pinagitnaan siya ng dalawang lalaki sa likurang upuan. Saan niyo ba ako dadalhin? Hindi kami mayaman. Walang maibibigay na pera ang mga magulang ko. Tangka niyang pagrarason sa mga ito, pero nanatiling tahimik ang mga kasama niya. Strange, ngayon lang niya napuna na hindi mukhang masasamang tao ang mga ito. Hindi ito kasing tapang ng unang grupo na kumuha sa kanila ni Lucas noon. And although they were armed, ni isa'y walang nagtapat ng armas sa kanya. At anong klaseng masasamang tao ba ang nakikipag-usap pa sa biktima nito? What was really happening? Nag-U-turn ang sasakyan at dumiretso sa loob ng beach resort. Lalo tuloy siyang nagtaka. Nang iparada ng driver ang sasakyan, ay nakaalalay pa sa kanyang isa sa dalawang lalaki. Nagpunta sila sa beachfront at huminto sa tapat ng isa sa mga cottages doon. Sir, heto na po siya. Isang anino ang kumilo sa loob. Iniwan na si Amanda ng lalaki. At kung saan ito nagpunta ay wala na siyang pakialam. Ang atensyon niya ay nalipat na sa lalaking palapit sa kanya ngayon. Wala kang puso! Isang malutong na sampalang ipinadapo niya sa pisngi ni Lucas. Masakit yun, love. Bakit ka ba nananampal? Dapat lang yan sa'yo. Wala kang karapatang takutin ako ng ganun. Nanginig ang tinig niya. Tumaas baba ang kanyang puso dahil sa malalim na paghinga. Kulang na lang ay panawan siya ng ulirat kanina dahil sa tindi ng nerbiyos. I'm sorry, okay. Wala na kasi ako maisip na paraan para makausap ka. Tinapunan niya ng matalim na tingin ang binata. Bakit mo ako dinala rito? Ano pa bang kailangan mo sa akin? Hindi mo pa ine-encash ang binigay kong tsyeke. Umilap ang kanyang mga mata. Wala pa lang akong panahon, pero huwag kang mag-alala. Uubusin ko talaga ang perang yun. His expression softened. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinilit ka ni Chris na pumunta ng party. Galit na hinarap niya ito. Hindi niya ako pinilit. Pinakausapan niya ako dahil naiinis na siya sa'yo. Napaka-imposible mo raw. Ang akala niya ay mababago ka kapag nakita mo ako at nakausap. Pero mali ako. Chris was wrong. Hindi na niya idinagdag pa dahil pareho na nilang alam yun. Bakit ka pumayag? Because I wanted to see you. She turned away again. Sinabi na niya ang totoo at inalis na niya ang kanyang pride. Hindi na niya ito bibigyan ng kasiyahan na makita pa siyang umiiyak. Pero hindi tinangka ni Lucas na makita ang kanyang mukha. Matagal din ang katahimikang namagitan sa kanila bago ito muling nagsalita. Remember when I said I want to marry you nung nagsasayaw tayo? How could she forget? I might have said the wrong reasons but I meant it, Amanda. I really want you to be my wife. Bakit pa? Nakuha mo naman na ang gusto mo, diba? Noon niya naramdaman ang pagkabig nito sa kanya. Iniharap niya ang binata. Hinawakan nito ang kanyang mukha para hindi siya makaiwas sa mga mata nito. Because that night wasn't enough. Ayoko ng isang gabi lang. I want to be with you forever. Gusto kong mukha mo ang huli kong makikita sa gabi at ang una kong mamumulatan sa umaga. Gusto kong magkaroon ng maliliit at makukulit na replika mo.
I want to marry you because I love you, Amanda. Wala nang ibang dahilan maliban dun. Ikaw lang ang babaeng nais at minahal ko ng ganito. At gagawin ko ang lahat para mabigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon na maiparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko. Buong puso na saad ni Lucas. Namuo naman ang luha sa mga mata ni Amanda. Mahilig ako sa pera. Uubusin ko lang ang kayamanan mo. I don't care. You can spend as much as you want. Nanginig ang kanyang mga labi. Hindi ako sosyal. Hindi rin ako masyadong maganda. Pagtatawanan ka lang ng mga kaibigan mo. On the contrary, maraming nainggit sa akin nung nakita nilang kasama kita. Mababa lang ang pinag-aralan ko. You're smart and talented and beautiful and... Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi nga ako bagay sa'yo, Lucas. Naisubsob niya ang mukha sa dalawang palad at umiyak. Narinig niya ang mahinang tawa ni Lucas. At pagkatapos ay naramdaman ang masuyong yakap nito at ang isang kamay nitong tinatanggal ang mga kamay niya sa kanyang mukha. She stared at him with tears in her eyes. Mahirap ba talaga para sa'yo ang aminin na mahal mo rin ako, Amanda? Hindi sa ganun. Then say it. I want to hear you say it. Wala na akong pakialam sa ibang bagay, Amanda. I just want you to be by my side. Lucas. He was staring at her expectantly. Narito ang isang lalaking tinawid ang boundaries ng social classification para lang mahalin siya. At mahal naman niya itong talaga. May lilinawin lang ako. Hindi talaga ako naghahangad ng pera. Ang gusto ko lang, mabigyan ng kaunting ginhawa ang pamilya ko. At mahal kita kahit noon pang inakala kong konduktor ka. Kung pinansin mo lang ako nung initian kita sa terminal pabalik mo galing ng bakasyon, nalaman mo na sana. Mahimig pagtatampo ang tinig ng dilaga. Napatawa ang binata. Paano kita lalapitan? Enjoy na enjoy kang makipag-usap doon sa lalaking katabi mo. You mean si Menard? Bumunghalit siya ng tawa. Kaya lang naman niya ako kinausap dahil gusto niyang magpalakad sa'yo. Ang laki kaya ng crush niya sa'yo. Napakamot ito ng ulo. Naaliw na ikinawit niya ang dalawang braso sa leeg nito. Masayang masaya talaga siya ngayong ayos na sila ni Lucas. Okay na ba tayo? Not yet. Inilapit nito ang mukha at hinalikan siya. At puno yun ng pagmamahal. Now that's better. Mahal na mahal din kita, Lucas. Kala mo ang paghihirap ng puso ko kasi akala mo lalayuan mo na ako. Tina nagtatampo na saad ng dalaga. Sorry na, love. Tinalo ko ng pride ko. Pero babawi ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Ayos lang yun. Dahil ngayon, bawi ka na dahil bumalik ka. At naramdaman ko na mahal mo rin ako. Pero teka, Lucas. Sino ba yung mga sumundo sa akin? Mga bodyguards ko. Kinuha ni Chris. Napatango na lang siya. Yung cheque, itinapon ko. Sandali itong natigilan. She felt his lips curve into a smile at masuyo siyang hinalikan sa labi. Dito ba tayo matutulog? Tumango ang binata. Tinawagan ko na ang papa mo. Nagpaalam akong lalabas tayo. Napahagikik siya. Pumayag si papa? Yup, nagbilin lang. Kailangan daw pagbalik natin. Siguradong magkakaapo na siya. Namilog ang mga mata ni Amanda. Humalakak naman si Lucas at muli siya nitong niyakap. Napakasaya ng binata ng sandaling yun. Dahil sa wakas ay natupad na ang pangarap niyang magkaroon ng masayang pamilya kapiling ni Amanda. Kinabukasan ay masayang umuwi si Amanda sa bahay nila kasama si Lucas. Nagtapat na rin ang binata sa mga magulang at kapatid niya ng tungkol sa tunay na pagkatao niya. At nagpaalam na rin si Lucas na hingi ng kamay ni Amanda na sinang-ayuna naman ng magulang ng dalaga para sa magulang niya. Mahirap man o mayaman ang binata, tanggap nila ito, lalo at alam daw ng mga ito na wagas ang pag-ibig ni Lucas sa kanilang anak. Kaya makalipas ang isang buwan na paghahanda ay isang ingranding kasalang naganap sa isang resort, a beach wedding na dinaluhan ng mga mayayaman na negosyante, kilalang politiko at malalapit na pamilya at kaibigan nina Lucas at Amanda. Labis naman ang kasiyahan ng mag-asawa sapagkat alam nilang ito na ang simula ng panibagong buhay nila. Para sa kanila ay lahat ay gagawin nila para maging maganda ang pagsasama nilang mag-asawa
at na-excite na sila sa pamilyang bubuuin nila. Sa pag-ibig, magkakaiba ang pamantayan sa paghahanap ng taong makakasama habang buhay. Minsan ay tadhana talaga ang nagtatagpo sa kanila. Gaya ni na Amanda at Lucas, dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa, kahit anong iwas nila, ay sila pa rin ang tinadhana sa huli. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.